Magandang umaga sa inyo. Live tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV. At ganoon din po, good morning, Kuya. At every Monday po sa tulong at awa ng Panginoon, kung meron tayong buhay at mabuting pagkakataon, tayo po ay mayroong maliit na segment dito po sa ating pong Good Morning Kuya program. Ito po ang Rise and Shine. Start your day right, start your week right. Huwag po tayo makalimot, una sa lahat, magtagubilin, manalangin, o humingi po tayo ng gabay para sa ating pong mga paggawa. Mula po dito sa ating pong bansa, good morning sa inyo, saan man dako ng mundo kayo naroroon. It's time to rise and shine. At kasama po natin bilang virtual audience, ilan naman po sa ating mga kapatid sa MCGI o ang Members in Church of God International Quezon City Chapter. At naroon na atin pong representative si Brother Richard Alfonso mula dyan sa bagong silangan, Quezon City. Brother Richard, good morning sa inyo dyan sa bagong silangan, Rise and Shine. Rise and Shine! Good morning, Kuya, at sa lahat po ng atin pong mga kababayan na patuloy po na sumusubaybay sa atin pong programa. Kuya, kasama po natin ngayon ang mga kapatid sa MCGI Bagong Silangan Quezon City Chapter. At kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon pong makabahagi po sa programang ito. Salamat sa Diyos, Kuya. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Brother Richard Alfonso. Kasama po ng ilan sa ating mga kapatid sa MCGI. At mamaya po ay katulong pa rin po natin sa patuloy nating pag-abot sa ating mga kapwa-tao upang sa isang maliit na paraan tayo po ay maging maliit na kasangkapang makarating ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga kapwa. Salamat po sa inyong partisipasyon at ganoon din sa mga nasa virtual audience natin, nakigising na maaga sa atin ngayong araw na ito. At sa lahat po ng ating mga kapatid sa MCGI, ang Members in Church of God International, sa iba't ibang panig ng daigdig. Pagbati rin po kay Brother Eugene Oseo, Brother Dave Palma, Brother Jomar Quintero, Sister Rowena Cunanan, Sister Mary Jane Mainit, Sister Ferlita Daelto, Brother Daniel Guerrero, Brother CJ Clarito, Brother Joshua Remoto, Brother John Lloyd Flores, at Sister Shailar Dumlao. Good morning po sa inyong lahat at sa mga naghahanda ng kanilang mga almusal ngayong araw na ito. Sa mga mahilig po sa gulay, magugustuhan niyo po ang ating lulutuin ngayon. Ang tawag po dyan ay pinakbet with squid in coconut milk. Paano yang niluluto? Panoorin niyo po sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Baby Heart, ano ba yung lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin natin ngayon ay pinakbit with squid in coconut milk. Mahaba naman. Pwede rin naman pinakbit sa gata. Ay! Pakbit ko yan! Tara, magluto na ta. Let's cook it right. Ito ang ating mga ingredients. Squid. Sitaw. Squash, okra, ampalaya, coconut milk, onion, garlic, shrimp paste, black pepper, soy sauce, cooking oil, and eggplant. Isa ang bawang at sibuyas. Lutuin hanggang lumambot ang sibuyas. Ilagay ang squid at gitahin ng 2 minuto. Tanggalin muna ang squid at iset aside ito. Ngayon naman ay ilagay ang kalabasa at lutuin ito ng 3 minuto.
Ibuhos ang gata at hayaan itong kumulo. Simmer for 10 minutes. Idagdag na ang okra, sitaw, ampalaya at talong. Haluin at lutuin for 8 minutes. Ihalo na ang squid, bagoong at ground black pepper at timplahan ng konting soy sauce and let it cook for 5 minutes. Ayan, luto na yung ating pak na pak at bet na bet sa gata. Ayan, at alam mo ba, Angkol, na maraming version ang pinakbet. Merong nagsasahog ng isda at meron din naman pork. Pero sa atin ngayon, ang gamit natin ay squid. Dahil ang squid ay meron ding omega-3 na good for the heart. Kaya damihan natin ang squid para maging squad. Tara, kain tayo! Sige! Huwag natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Pak na pak! Bet na bet! Good morning po at Rise and Shine. Yes, sina Sister Cyril Garbida, Sister Angeline Quijano, Brother Norlito Munalim, Brother J.R. Grande, Brother Jonathan Cariaga, Sister Roma Tuazon, Sister Salvacion Dalumpine, Sister Jean Soriano, Sister Judy Obando, Sister Agnes Dimasuhid, at Brother Jojo Soriano, Brother Luigi Fernandez, Sister Bea Fernandez, Sister Maybell Maling. Sa lahat po ng atinding mga kapatid sa MCGI, ang Members ng Church of God International, sa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta po kayo? Pagbati sa inyong lahat at tuloy-tuloy po ang atin ngayon ding sinasagawa naman na medical mission dyan sa may lugar ng Quezon City at sa iba pa pong bahagi ng ating pong bansa. At ganun din katatapos lamang naman ng ating medical mission din sa bahagi ng Honduras at dito po sa lugar ng Malaysia ay meron po tayong schedule, God willing, dito sa lugar, bansa na yan, darating po na February, God willing. Give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Isa po yan sa mga masasabing tanyag na napapakinggan natin at yan po ay hango sa banal na kasulatan. Pero alam ba ninyo na ang mga pangungusap po na yan ang isa sa lalong nagpapatunay sa pagiging totoo ng banal na kasulatan o ng Biblia? Panoorin niyo po dito sa ating How Authentic the Bible Is. Pariya lang po sa umaga. Ito ang madalas nating nakikita tuwing tayo ay sumasakay ng pampasaherong jeep o tricycle. Bariya na ginagamit natin sa tuwing bumibili ng anumang bagay sa pamilihan at pangsukli sa tuwing may babayaran. Parte na nga ito ng araw-araw na kalakalan ng Pinoy. Sa Pilipinas, nasa 36 billion pieces of coins o katumbas ng 49.7 billion pesos ang nasa circulation sa iba't ibang lugar. Ngunit sa pagbabaliktanaw natin sa kasaysayan ng tao, alam nyo bang matagal nang ginagamit ang barya? Libong taon na ang nakakaraan. Katulad na lamang ng silver denarius sa panahon ng pamumuno ni Tiberius Caesar noong 14 hanggang 37 AD. Ang denarius o denario sa Tagalog ay isang standard Roman silver coin o barya ng mga Romano na ginagamit na noon sa kalakalan. Natuklasan ang silvery denary na ito na nagpapakita ng larawan ng ulo ni Tiberius Caesar ay in circulation na talaga noong 15 AD. Parehong panahon na nasulat sa Biblia sa pamumuno ni Tiberius.
Now, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of Iturea and of the region of Trachonitis, and Licinius, the tetrarch of Abilene, Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. Ito rin ang bariyang ipinakita kay Jesus, kung saan tinanong siya kung kailangan bang magbayad ng buwis kay Cesar. But he, knowing their hypocrisy, said to them, "Why tempt ye me? Bring me a penny, that I may see it." They brought one. And he said to them, "Whose is this image and superscription?" They said to him, "Caesar's." Jesus then said, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." And they marveled at him. Makikita sa denaryo na ito sa harap ang mukha ni Tiberius, habang sa kabila naman ang kanyang ina na si Livia. Ito lamang din ang uri ng denaryo na in circulation sa adult life ng Panginoong Hesukristo. Bukod dito, kabilang pa sa Roman coin na natuklasan, ang Pontius Pilate coin. Si Poncio Pilato ay ang ikalimang gobernador sa ilalim ng imperyo ni Tiberius Caesar. Sa kanyang pamumuno, natuklasan ng mga archaeologists ang iba't ibang variety ng barya. 13 specimen ng Pilate coins ang nadiskubre na may mga countermarks o simbolo na nagre-representa ng palm tree na may Greek letters na konektado sa Roman legions. Bago pa man ito matuklasan ng tao, ay may nakasulat na rin sa Biblia sa paghahari ni Pilato. "And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor." Bagaman mga parte lamang ito ng biblical artifacts, ay napakalaki ng significance nito sa ating panahon dahil nagpapakita lamang ito na walang duda na totoo ang Biblia at matibay na batayan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. And this simply proves how authentic the Bible is. At kung ibig niyo pong makapanood ng iba't iba pang mga pagtalakay, ng iba't ibang mga bagay na nagpapatotoo sa authenticity ng banal na kasulatan o ng Biblia, maaari po kayong mag-like, mag-share, and subscribe sa atin pong MCGI channel. Pakibisita lamang po. At ganoon din, iba't iba pa pong mga pagtalakay naman tungkol po sa iba't ibang bagay ng buhay ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan at iba't ibang mga issue na maaari po nating mapag-usapan at atin po namang tinatalakay dyan po sa atin pong MCGI channel. Paki-check na lang din po natin, paki-like, share, and subscribe po natin. At marami pa pong mga iba kayong mapapanood na uploads dyan, kagaya po ng iba't iba ring mga inspirational songs na maaari po nating mapakinabangan. At kilala po ang mga Pilipino bilang hospitable. Pero ano ba ang mapapakinabang natin kung tayo ay magiging hospitable? Panoorin po ninyo sa ating Now You Know. Nasa kultura nating mga Filipino ang pagiging hospitable o ang pagiging magiliw sa mga bisita. Pero ano nga ba ang magandang epekto ng pagiging hospitable? Ang hospitable ay mula sa Latin word na hospitari, na ang ibig sabihin ay to put up as a guest, to give lodging. Isa sa benepisyo ng pagiging hospitable ay ang pag-establish ng mabuting pakikitungo sa ibang tao. Dahil natututo kang makisama sa ibang tao, nakatutulong naman ito sa pag-improve ng iyong self-esteem. Ang pagiging hospitable ay nakatutulong din para mas maging caring o mapagmalasakit tayo sa ibang tao. Bukod dito, may health benefits din ang pagiging hospitable dahil isa itong paraan ng paggawa ng mabuti, nakatutulong ito sa katawan na mag-release ng endorphins o feel-good hormones. Ilan lamang ito sa benepisyo ng pagiging hospitable. Kaya sa next time na magsasaludar tayo sa ating mga patutuloyin, bigyan sila ng matamis na ngiti. At sabihin na, tuloy po kayo! Now you know!
Atin na po ngayon, puntahan naman ang atin pong mga kapatid dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ilan po sa kanila kasama po natin sa ating virtual audience at ang ilan po ay sumama sa atin dyan po sa Barangay Bagong Silangan upang tayo po isama-samang umabot sa ating mga kapwa-tao. Minsan pa sa atin pong pagpapatuloy ng atin po namang pagpapractice o paggawa ng mga bagay na ibig ng Diyos na makita sa atin. Maging maliit na kasangkapan tayo ng ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa. Naroon po si Brother Joshua Antonio. Brother Joshua, magandang umaga sa inyo. Good morning dyan sa Barangay Bagong Silangan. Rise and shine! Yes po, Kuya! Good morning, Kuya! Rise and shine! Yo! Salamat po sa Diyos. Andito po tayo sa bahagi po ng Quezon City, particular dito po sa Greenland Farm. Dito po sa Barangay Bagong Silangan. Kasama po natin ang ating mga kapatid na sa awat tulong po ng Diyos, loobin po ng Diyos, ay patuloy sa pag-abot sa ating mga kapwa-tao. At dito po sa bahagi po ng Quezon City, Kuya, salamat po sa Diyos dahil tuloy-tuloy po ang ginagawang pagtulong, pag-abot sa ating mga kapwa ng ating mga kapatid sa MCGI. Kabilang po sa mga pagtulong, pag-abot sa ating mga kapwa na regular na pong ginagawa po ng mga kapatid natin dito sa Quezon City, maging sa iba't ibang mga lugar ay ang pagpapakain po ng libre sa ating mga kababayan. At bukod po sa pagpapakain po ng libre sa ating mga kababayan ay ang patuloy din pong pagsasagawa po ng medical mission. Yan po, Kuya, ay sa awatulong po ng Diyos ang ginagawa po ng mga MCGI ay talagang personal na pinupuntahan po ng mga kapatid po natin kada barangay dito po sa Quezon City. At ngayong araw po, Kuya, dito po sa Greenland Farm, dito po sa Barangay Bagong Silangan ay magsasagawa po tayo ng medical mission. At ngayong umaga po, tawagin po natin ang isang doktor po na makakasama po natin dito, si Doktora Myla Arturo. Magandang umaga po, Dok. Dito po tayo. Yan po. Bati po kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Good morning po, Kuya. Okay po. Dito po sa ating lugar, sino po yung magiging recipient po natin at ilan po sila? May mga 100, expected natin po mga 100 patients. Mm-hmm. Ang ating po mga patients ay mga farmers po dito. Okay, paano po natin sila nakita at bakit dito po tayo magsasagawa ng free medical mission? Mag-free medical mission po tayo dito because po, yung mga farmers po dito, hindi halos na makakita ng doktor kasi malayo-layo tayo sa doktor, no? Mm-hmm. So, tayo na pumunta sa mga pasyente natin, sa mga kliyente. Bali, ano po yung mga pre-services na isasagawa po natin sa ating mga magsasaka? Meron po tayong medical, mm-hmm, pedya, at kung meron pong OB, magbibigay tayo ng OB consultation. Okay. Kayo po, doktora, kabilang po ba sa mga regular na umiikot sa pagsasagawa po ng pre-medical mission dito halos po sa Quezon City? Halos every Sunday pa. Oh, weekly po ang sinasagawa po ninyong medical mission. Ang OB, pedya. Adult. Tapos meron po kami ng dentist, si Dr. Iringan. Tsaka si Dr. Leo. Tapos may isa pa po ng doktor na paminsan-minsan din po sumasama sa amin. Okay po. Salamat po sa Diyos. Sila po ang mga volunteer na kasama po natin, mga doktor na palagi nagsasagawa po ng pre-medical mission ng Members Church of God International. Magsisimula po ang registration para po sa ating mga magsasaka ng alas 7, Kuya. At loobin po na Diyos, expected po natin na almost nasa 100 po yon. At bukod po sa free consultation, ay meron din pong mga libreng gamot para po sa kanila. Dahil alam naman po natin, kapag mga magsasaka, wala alos, walang panahon, kahit may mga dinarandam na po sila, ay wala pong panahon upang mapagpagamot. Kaya ito po, bukod po sa free consultation, ay meron din po tayong libreng gamot para sa kanila. At bukod po dyan, ay may libreng almusal din po para sa kanila. Yan po, sawat tulong po ng Diyos. Kasama po natin palagi ang ating mga kapatid. Saan po po dako tayo nakakarating? Ito po ay tuloy-tuloy sa tulong po ng Diyos. Because MCGI bears, MCGI shines. We proud of MCGI.
We love you, Kuya Daniel! To God be the glory! Yahoo! Balik po sa inyo, Kuya! Salamat po sa Diyos! Maraming salamat, Brother Joshua Antonio, at sa lahat po ng ating mga kapatid rin na kasama po natin dyan sa ating pong isasagawang medical mission dyan sa Barangay Bagong Silangan. Kasama rin po ang ating mga nasa virtual audience at sa lahat po ng ating mga volunteer doctors. Maraming salamat po sa patuloy din na pakikipagkaisa at sa ating pong patuloy namang pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Regardless kung ano po ang inyong relihiyon, ang anong inyong political affiliation, lahi, kulay, wika, kung kami po ay mayroong munting maitutulong, kami po ay nakahandang sa tulong at awa ng Diyos ay maging maliit na kasangkapang makarating sa inyo ang kanyang kabutihan. Salamat po at keep on shining and keep on caring sa lahat po ng ating mga kapatid dyan. Pagbati rin kay Sister Brenda Alvarez, Brother Edgar and Sister Marites Clemente, Brother Matthew and Sister L. Kane, and Brother Teodoro Aranyo, Brother Graciano Baldoviso, Sister Irene Balanque, Sister Noemi Alarcon, Brother Brian Paolo Ventura, Sister Chris or Brother Chris Lazaro, Sister Christina Labis, Brother Efren Caina, Brother John Montubil. Sa pagkakataong ito, tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap at kasipagan ng isang mananahi na mahigit 40 taon ang nagtatrabaho at kung paano niyang binuhay ang kanyang pamilya sa ganitong uri ng trabaho. Kahit na mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Alejandro Palma Jr. nakatira sa Las Marina City. Ang edad ko po ay 62 years old. Yung nakikipagdinda lang po ako yun sa mga tiyahin ko, mga aksesori ng mga tindahan noong araw. Meron din mga bag. Ganun. Tapos yung sa tiyahin ko, nananay rin yun. Doon lang ako po ako nakaroon ng experience na yun. Yung pong mag-asawa na po ako, kaya sabi ko, bubukod na po ako. Kaya nakabili po ako ng makina ng segunda mano lang nung una. Medyo mura lang nabili ko ng makina eh. Siguro, 500 lang yata nung araw eh. Medyo, kahit papano, naranasan ko kumita kahit papano. Yung pong nasa buhok ko, kaya nagpatuloy po ako manahin ng bag. Ako po ang namimilin sa Visoria. Lahat, pati pagtatabas, ako rin po. Hanggang sa paggawa ng mga bag. Yan po. Tapos, hanggang sa nilalako ko lang po, yung mga yari kong bag. Anong umpisa ko pong pagtitinda, maayos naman po ang bentahan. Dahil nga po, napakamura ng bentahan ko eh. Dahil sarili kong tayo po yun. Umpisa, mananalangin muna po ako bago gumising. Tapos mananalangin yun. Umpisa na po akong magtabas. Yun na. Basta makabuo ng tatayin ko. Isang araw po, kumporme sa laki, yung medyo maliit. Mga 30, hanggang gabi na po. 30 piraso lang. Ayun, pagkatapos kong makagawa, siguro hindi naman pwede kasi isang araw lang ako manano eh. Dahil o konti lang. Kaya nga nga tinatapos ko, siguro mga dalawang araw po, ang pananahi ko bago ako magtinda. Siguro sa mga 10 buwan na bago ako magtinda, nakaabot siguro kita ko ng 10,000, ganun po. Pagka medyo maganda na po yun. Pagka medyo matumal-tumal, siguro mga kalahati, mga 5,000 po. Iniisip po yung pamilya ko rin siyempre dahil may mga anak pa ako. Gusto ko kahit pa paano, hanggat kaya ko, ako pa rin ang gumawa ng gumawa. Dahil kaya ko pa naman. Ay, hindi po, hindi naman po nakakaya magtindi. Dahil marangal po ang pagtitindi. Kasi nga eh, umikita ka, diyan ka kumakain, diyan ka nabubuhay. Ang mahirap yung hindi ka nagtitinda, lang wala kang maasahan. Sa edad ko, kahit pa paano, pinipilit ko pa rin, awa tulong nung Diyos dahil siguro, binibigyan pa ako ng kalakasan. Pero, nakakayaan ako pa rin hanggang ngayon.
Meron din kahit paano. Yung hindi mo naman na medyo napansin, siguro yung mga tahe medyo parang lumuwag lang siya. Na bilik sa akin. Eh, sinuli ko naman yung pera po, mga ganun. Dahil wala siyang kagaya ni paparit ko, binigay ko na rin yung pera niya. Okay lang naman yun eh, dahil yung sa pananay, minsan talaga sumasablay din eh. Dahil sa pananay ko ng bag, nakapagtapos yung mga anak ko ng pag-aaral. Hindi ko po pinagsisisihan ng aking pananay dahil diyan ko namulat yung paano magpamilya at bumuhay. Pakiramdam ko talaga, hindi ako nakakain ako, nakakaraos ako. Kayang-kaya kong buhay kahit na hirap ako. Ay, mabait na tao yan. Eh, wala kang masabi dyan. Matahimik, lagi lang nasa loob ng bahay. Hindi naman yan pala, Maayos na may pananay niya, yun. Makaka-raos naman sila lahat. Negosyo niya. Mapakikisama sa tao. Mabait na kapitbahay lang. Ganun. Ay, masipag-ayan eh. Pag minsan, mamimili siya, tapos yun, tinatahi niya. Pag natahi, inaano niya, nilalako niya, binibend. Hindi pala gan pa kala kibog, pala barkada, hindi. Diyan lang siya sa bahay. Una po sa lahat, siyempre, sana sa mga kagaya ko, eh talagang pagsikapan lang natin gumawa ng hanggat kaya natin ma kahit malakas pa tayo, una, manalig tayo sa Panginoon. Siya naman po talagang dapat natin unahin na bago tayo gagawa. Samala lang po natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Muli po ang aming paanyaya. Paki-like, share, subscribe po ninyo ang ating MCGI channel sa ating mga social media platforms. At meron po kayong mapapanood na iba't ibang mga video uploads po natin dyan na tumatalakay ng iba't ibang bagay ng buhay ayon sa mga katwirang sinasabi ng banal na kasulatan. Kasabay po nito ay ang aming ding pag-aanyaya sa inyo sa darating na January 30 kung loloobin po ng Panginoon ay pasimula na pong muli ng ating bagong session ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time. Kami po ang Members ng Church of God International o ang MCGI ay muling nag-aanyaya sa inyo na sana po ay mapaunlakan po ninyo kami na makasalo sa pag-aaral ng mga doktrina ng Panginoong Jesus. Muli po, pagbati din sa ilan sa ating mga kapatid ngayon, dyan po sa ating virtual audience, sina Sister Jean Advincula, Brother Joe Marninia, Brother Rodel Galamiton, Sister Perlita Ilaw, Sister Angelita Lagas, Brother Mark Christopher, Sister Veronica Baharo, Sister Eufemia Clapano, Brother Robert Baluan, Sister Virgie Perez, Sister Zenaida Bustos, sa inyo pong lahat at sa iba't ibang panig ng atin pong mga kapatid sa iba't ibang lugar ng mundo. Anong oras man po ngayon sa inyo, keep on shining and keep on caring. Nagtanong po tayo sa ating mga kababayan upang malaman naman ang kanilang pananaw sa isang issue. Ano ba ang mga pagbabago na nangyari sa inyong buhay na masasabi ninyong nagpaahon sa inyo sa dati po ninyong kinalalagyan? Pakinggan natin ang kanilang sagot at ano ba ang mga katwirang pwede naman natin pong makuha sa sinasabi ng banal na kasulatan. Panoorin po ninyo. Ako, siguro malaki. Kasi dati, nangungupahan kami ngayon, Gina. May nagpapagawa na kami ng bahay. O medyo umaangat-angat kami. Tapos, ngayon, nakakapagkalo na kami ng katapano, nakakaahon na kami sa hirap. Dahil sa Diyos yun.
madali na po nakakapasok sa school po na po problema sa gastusin po ganun saka sa mga pambili po ng mga kinakailangan po. Ngayon, lalong nakakaangat kami. Hindi naman talaga angat lang. Nung nakakaraos lang na bilang street sweeper, sawa ko naman garbage collector sa Taguig, sa Pasig. Yun ang hanap buhay namin araw-araw. Sawa naman ng Diyos, nakakaraos, nakapagparal sa mga bata. Hanggang ngayon, nandun pa rin kami. May mga trabaho kami. Tuloy-tuloy ang trabaho na ibinigay sa amin. Ang masasabi ko lang, ito kasing taon na to, nakapagpatapos yung mga aking anak. May trabaho na rin sila. Hindi kagaya nung nakaraan na maliliit pa sila. Hirap na hirap kami. Tapos ngayon, kahit pa paano nabigyan kami ng gobyerno ng tricycle na binigay sa amin ng mayor natin, siguro unang-una ang Panginoon. Siyempre, kundi dahil sa kanya, hindi ginawa ang buhay natin, di ba? Siya talaga kapasalamatan. Kinakailangan natin talagang magdasal muna sa araw-araw. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagiging mapagpasalamat ay nakatutulong sa mental state ng isang tao. Ang taong mapagpasalamat ay mas masaya at kontento sa buhay. Bukod dito, nakatutulong ito sa pag-regulate ng stress at anxiety. Pero ano kaya ang sinasabi sa Biblia tungkol sa pagiging mapagpasalamat sa mga blessing sa buhay? Thank you. Ikaw kaya lumagay sa lagay ng Diyos? Hindi ka kaya matuwa sa iyong anak na walang-wala, nakaraos lang maghapon eh, lumuhod na sa gabi eh, Panginoon, salamat po. Alam mo, inulam lang nun, mantika at patis. Mantika lang at patis. O kaya bagoong lang at kamatis ang ulam niya. Pero, sa gabi luluhod siya, salamat Panginoon. At itinawid mo kami sa maghapon. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Kasi yung pag-iingat ng Diyos, mahigit yun sa milyon-milyong piso at kayamanan na mayroon yung mayaman pero napahamak naman siya. Siya'y nilooban at tinampalasan samantalang siya'y natutulog. Pero yung isang mahirap na wala mang pera sa bulsa, wala namang sakit, nakaraos naman sa magdamag. Tapos pagka umagay, Panginoon, salamat po. At nakita ko pa po ang araw na ito. Salamat po sa mga biyayang kaloob mo. Kahit na yung uulamin niya, tuyo lang na paghahati-hatian nilang mag-anak. Marunong pa rin siyang magpasalamat sa Diyos. Ikaw kaya lumagay sa lagay ng Diyos? Hindi ka kaya matuwa. Kaya, alam mo yung pinakadakilang dahilan na pinatutuwa ng Diyos. Nagpapasalamat sa Kanya. Yung sa kabila ng maliit na Kanyang tinatangkilik. Pananamit lang at saka pagkain kaunti ay nasisihan na siya ron. Yan ang pinakadakilang ugat ng pagpapasalamat na ikinatutuwa o ikinalulugod ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Yung matuto tayong makontento sa kaunti sapagkat ang sabi ni Kristo, ang tapat sa kaunti ay tapat sa marami. At alam mo ang pruweba sa Biblia, kaya tiyak na tutuwa ang Diyos sa ganon, 25:21 ni Mateo, pakibasa mo. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa mas maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Nakita mo, hindi ka lang kinatutuwaan ng Diyos, pinapapasok ka pa sa kanyang kagalakan. Ang liwaliwanag niya na mabuting alipin, tapat na alipin,
Nagtapat ka sa kakaunting bagay, natuto kang magmalasakit sa kaunti, natuto kang magpasalamat sa kaunti, natuto mong ingatan yung kaunti, pamamahalain kita sa mas maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. The Lord is not only pleased with you, but is inviting you to enter unto the joy of thy Lord. Eh, pag ikaw ay nakapasok dun sa kagalakan ng Panginoon, sino maglalabas sa'yo ron? Muli po ang ating pag-aanyaya. Paki-like, share, subscribe ang MCGI channel at tayo po ay makakapanood ng iba't ibang mga pagtalakay, ng mga issue ng buhay na ang atin pong batayan naman ay ang mga prinsipyo at ang katwirang sinasabi po ng banal na kasulatan. At ganun din ang atin pong nalalapit na panibagong session ng mass indoctrination o pag-aaral ng mga doktrina naman ng ating Panginoong Jesus sa January 30. Yan po ay alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, araw po yan ng Lunes. At sa layunin po natin na maipromote pa rin ang pag-ibig at paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa-tao. Huwag tayong mag-away-away, kundi tayo ay magtulong-tulong, tayo ay magmalasakitan kung ano ang maaaring magawa nating mabuti sa ating mga kapwa-tao ay ating maiabot sa kanila. At kung ano man ang maaari nating magawang kabutihan nang wala tayong hinihintay na kapalit, ay atin po namang maging layuning, maging kasangkapan ng kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. At ibig naming sa isang maliit na paraan po ay maipromote ito sa ating mga kapwa-tao, kababayan man natin, hindi man natin kababayan, kalahi man natin, hindi man natin kalahi, mga iba't ibang mga bansa na kung saan ay tinatranslate din po ang ating mga programs na makita't maramdaman po natin yung kaginhawahang daladala na tayo ay maging mabuti sa ating kapwa-tao, makagawa tayo ng kabutihan kahit sa pinakamaliit na kaparaanan. Muli po, nagsagawa tayo ng isang social experiment at panoorin ninyo kung ano ang naging reaksyon ng ating mga kababayan. Mamili na po kayo, ma. Mamili po ay na. Sige na po, buto na po kasi yung kapatid ko. Wala po kami ng kwarta eh. Naglakad na lang kami. Kasi yung kapatid ko. Ha? Gutom na po kasi yung kapatid ko. Para na. Para makauwi na po kami. Kasama na, alin daw? Kasama na. Oto po. Taga-asaman mo? Taga-Rosario po. Ah, ba't palagi mo dali ah? Naglako po kami. Ha? Baktas na mo? Opo. Muna na niya baligya. Opo. Sige na po. Man mo. Para makauwi na po kami. Kapi lang ala? 25 po. Kapi po rin eh. Utong ka na. Stis ka muna. So boto, daluoy ko. Mugas to mangani ko sa lahi nga mga kuhan. Kala pa ba hinoon nga? Pagkaon lang. Ma'am, kahit nag-doubt ka, bakit mas pinakinggan mo yung instinct mo na tumulong? Wala magud ko ka-experience, anak, ma'am. Wala ko naka-experience o pamaligya, bata pa. So, dili ko gusto nga makikita yung anak ang mga bata. Okay, pangapan sa tuloy kita. Wala
dili ko ka-feel ba nga ginayana ko nila mao na nga in return at least man lang ma-feel pud sa mga bata nga napoy galab sila. Ana lang, ana ra gyud na siya kasimple gyud. Para sa iyo, gaano ka importante yung magmanasakit tumulong tayo sa nangangailangan? Ay, super ma'am. Gabi gyud na ka importante gyud, ma'am. Promise. Gabi gyud na siya ka importante. Kay sa imo magud na mag-start, mag-start gyud na siya sa imo ang self ang pag-care niyo sa imo kaugalingon. Kung unsa dibo gi palanggay imo kaugalingon, ay ana pud imo palanggaon ang imo isig katao. Subaw to nga. Pag taon mo dala kay auntie ha, mas ulit na dayon mo pagkakataon taon ha. Salamat po. Pili ang lakas. Salamat po. Hey, ako rin bayad eh. Kwaro tayo. Hanggang kailan po kayo tutulong? Hanggat nabubuhay dyan ma'am. Ana lang yun na hanggat nabubuhay. Mura mo na yung purpose ako sa kalibutan. Mabuhi. Mutabang. Ikaw, huwag naagid po kay una-una ka mutabang. Mutabang ka, ana lang. Taman sa kaya di mo mutabang, bisan pa tuod og tabangunon jud ka, mutabang jud ka, kaya wala ka kabalo sa blessings, mas times 10 pa na, sobra-sobra pa gyud mo balik sa imong ana. So, kibali og okay imong kwantron, kahimtang ana, mutabang ka, kay ang Ginoo ra jud mobalo sa ana sa imong, ang Ginoo ra jud mobalo sa ana sa imong. Though dili man gali makabalo sa mga imong gitabangan, naa na tao nga gamiton sa imong para tabangan sab ka, ana ra gyud na. Bili na po kayo ate. Para makauwi na po kami. Wala po po. Kagabi pa po. Kagabi pa po. Wala po kami kain. Wala po kami kain. Kagabi pa. Taga rosary po. Bili na po kayo. Gutom na po kasi yung kapatid ko eh. Palitin na lang ang kanon para makakaon sila kay gabi pa daw sila, wala pa daw sila kaon. So no, pag kanon sila, palitan sila kanon sa akong kaoban. Kung nagitaw nga, kanang nagitaw nga, mudol sa inyo na, mga itabang dapat po, tabangan po nila kay dili man kay kitaray magkinahanglan, daghan man po. Nagsag na kay gamay nga, kwarta, bisag kwan lang, pwede po nimo sila atagan, bisag pakaon man lang. Mahirap po. Sobra. Kaya kahit ano, maliit na tulong hanggat meron kami, binibigyan namin. Para bigyan sila din ng ano ma'am, grasya. Bigyan ng blessing po di God. Kung may matulungan kayo ng mahirap. Hanggat kaya ko po at hanggang may maibigay po ako. Hanggat mabubuhay kami sa mga. Ganyan naman talaga tayo pag may makikita tayo na nahihirapan. Kaya natin kung may meron din tayo blessing, kailangan natin din share sa kanila. Pag na kayo magbayad ha, tapos kaya. Salamat po. Kung kayo may ano kayo, kailangan nyo din tumulong sa kapwa natin para hindi rin sila maghirap. Masakit kasi sa amin yung may makikita kami na hindi kumakain. Walang ano, walang pera pang kain. Para sa iyo, blessings mga pati. Mm-hmm. Sobra. Kasi pag kami yung makatulong, mas sobra pa yung biyaya. Sana po ma-feel din niyo ang saya pag kayo din ang makatulong. Thank you.
kain. Ha? Taga dire mo, taga dire? Taga Manila po kami dati. Isa kaya magbuwan na. Paglingkod, ibutan na yung baligya, be. Ibutan na yung baligya dire, ah. Ano, naisip ko na masaya kasi nakatulong ako sa kapwa-tao. Yung parang ano rin, yung pag ako ang bibigyan, na masaya din ako, tinulungan ako, napasalamat ako dahil may nagtulong sa akin. Ganyan din ang nararamdaman ko na parang masaya na nakatulong ka sa kapwa mo. Di palitis akong sudan, palihog, Jebe, ka na mo. Pwede, Jebe. Tulaan, palitis ako. Nagbibigay ka sa kapwa mo, mabait ka, may ganting pala yan, di ba? Yun ang ginagawa ko kung meron ako, sinong wala, nagbibigay ako. Kasi yan naman ang ano sa tao eh, yung maawain ka. Sige na, Jo. Kauna, makauna ng bata. Ipapalit ang iyang baligya para daw makauli sila. Baligya daw po ba? Yan, mama daw. Baligya daw yung baba ng sakit. Kung saan yun dito, naglakad lang kayo? Opo. Kailay po mo sarili. Wala po kami ng kwarta eh. Naglakad na lang kami. Ang hirap na yung baganyan, iniwanan ka ng mama tapos sa ulang pagkain. Diba? Hirap talaga. Pero ako, siyempre may mga anak tayo, diba? Masaktan talaga. Dito mga eh. Basta mayroon ako, bibigay talaga ako. Nag-awa ba yan? Pag hindi mo tulungan, nag-awa din. Ganyan. Parang masaya, ano, nagkagatigay ka ng pagkain. Ang aso nga, pakainin nga natin tao, pakainin din. Diba? Maninawala ko niyan, ganyan. May tutulong din sa'yo, gracia, darating sa'yo. Maganda yung feeling mo pag nagbigay ka ng bigas. Kahit ano dyan sa bahay mo, kung meron, magbigay ka. Habang naglalakad, hindi pa tayo nabigyan ng pagkain. Ate, bili na po kayo. Gutom na ako eh. Habang naglalakad, wala pa kami nakain eh. Saan ba kayo? Saan ba kayo? Baro sa Rio? Ha? Baro sa Rio? Baro sa Rio? Wala pa kami. Punta tayo doon. Kakain kayo. Sinasabi ng puso mo na kailangan tulungan ng isang tao, tutulungan natin. Nafi-feel ko, masarap. Masarap ang tumulong, lalo na't walang nakakakita. Kailangan kang maawa. Pag maawa ka lang sa isang tao, big help na kasi yun eh. Hindi kailangan dahil sa gusto mo lang or kung kailan mo lang feel, hindi sa ganun. Parang everyday na ginagawa akong prayer, Lord, gawin mo lang akong blessing sa iba. Ganun lang. Kahit hindi ako mayaman. Pero parang ano lang kasi, kung habang sinishare mo yung blessings mo, dumadagdag at dumadagdag yung darating sa'yo. Dapat ba ugaliin ng tao ang pagtulong sa tao? Yes. Kasi parang chain of kindness din yan. Kung halimbawa yung mga batang yun paglaki nun, matatatak sa isipan nila at puso nila na one day may matutulungan din ako. One day, mauulit din to sa iba eh. Pero I know, someday, somehow, gagawin nila yung ginawa ko. Without any ganito, halimbawa man lang na ano, walang nakatingin, walang camera, walang experiment, I hope one day. Huwag nating kalilimutan ang sinasabi po sa Efeso 6 at 8. Isang bagay na ating dalhin na pinakaalaala sa atin sa araw-araw. Yamang na pag-aalaman ng wika na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa
ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Kaya sa atin pong mga buhay, anumang pagkakataon, meron tayo na may kapangyarihan tayong magawa ang isang kabutihan. Sabi nga po sa 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikaitang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Ito po ang sa tulong at sa awa ng Panginoon ay pinagsisikapan ng MCGI o ang members ng Church of God International na sama-samang sa isang maliit na paraan ay maging kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Ano man ang inyong relihiyon, ano man po ang inyong wika, ano man ang inyong lahi, saan mang dako ng mundo kayo naroon at meron po tayong mga kapatid at mga kasama, may mga chapters po tayo na pwede po kayong malapitan. Kung meron po kaming maipagsisilbi, kung ano po yung aming makakayanan sa tulong at sa awa ng Panginoon, sana po ay inyong mapagdamutan. Subalit isang ibig naming maiparating sa inyo, ibig naming sa tulong ng Diyos, habang kami ay mayroong buhay at lakas, ay maging maliit na kasangkapan ng kanyang katwiran at ng kanyang kabutihan. Muli po ang aming pag-aanyaya sa atin pong nalalapit na mass indoctrination, pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo sa January 30, alas 7 po ng gabi araw po yan ng Lunes, Philippine Standard Time. At ang segment po natin dito sa Good Morning Kuya na Rise and Shine ay inyo pong mapapanood naman every Monday, alas 6 po yan ng umaga. Meron din po tayong serbisyong bayanihan. Yan po ay alas 4 naman ng hapon. Ano mang bagay po rin na maaari po nating maitulong sa ating mga kapwa-tao. Maging daan ang ating pong programa po na yan. At meron po tayong 24/7 na MCGI Digital Clinic Hotline. Pwede niyo po ding matawagan po yan. Kung meron po kayong problema sa kalusugan, ay maaari po kayong kumonsulta sa mga doktor. Libre lamang naman po yan. Minsan pa ating pasasalamat sa ating mga kapatid rin po na nakasama natin sa virtual audience natin dyan sa lugar ng Quezon City. Salamat po sa partisipasyon at ganoon din yung mga katulong po natin dyan namang kasama nating mga kapatid sa lugar po ng Quezon City sa ating medical mission. Ongoing po yung ating sinasagawa dyan at start na po ng registration ng alas 7 ng umaga. Salamat sa ating pong mga doctor volunteers, yung mga doktor po na tulong-tulong din na nakikipagkaisa para po naman na maabot ang ating mga kapwa-tao sa iba't ibang panig ng daigdig. At sa lahat po ng ating mga kapatid sa Members Church of God International o ang MCGI, keep on shining and keep on caring. At mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapahayag ng lubos na pagpapasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng kanyang kabutihan. Sa rendisyon ng awiting Hiling ng Puso, narito po si Brother Eugene Baidal para sa ating On a Good Note. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Sana'y pakinggan mo, linisin ang karumihan, patawad ang aking dasal, tulungan sa kahinaan, sa tuwin ay samahan, upang ika'y makapiling hanggang sa magpakailanman. Sa tungkulin, tila
Ng Lunes, January 23, 2023. Sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. COMELEC officials, personal na binisita ang voter registration sa Sulu at Tawi-Tawi. Deadline ng pagpaparehistro magtatapos na ngayong Linggo. Pangulong Bongbong Marcos Jr., naniniwalang nagbukas ng maraming oportunidad sa Pilipinas ang World Economic Forum. Malaking bilang ng delegasyon sa pagtitipon, dinepensahan. Mga bansang may whitelist o listahan ng mga lisensyadong recruitment agency at employers, palalawaki ng Philippine Overseas Employment Administration. Hindi bababa sa 10 patay sa mass shooting sa Los Angeles, California. P-pop boy group SB19 humakot ng parangal sa 8th Wish Music Awards.
Ikaw ba ang deadline ng voter registration, personal na binisita ng mga opisyal ng COMELEC ang kanilang tanggapan sa Sulu at Tawi-Tawi? Nais patunayan ng COMELEC na malaya nang nakakaboto ang mga residente doon. Muli ring nanawagan ng poll body sa publiko na magparehistro na. Narito ang report ni Dante Amento. Binisita ng Commission on Elections o COMELEC sa pangunguna ni Chairman George Irwin Garcia ang kanilang election offices sa Sulu at Tawi-Tawi nitong weekend. Sa Tawi-Tawi ay nasaksihan ng komisyon ang pagpaparehistro ng mga residente doon. Muli ring nanawagan si Garcia na samantalahin ang mga nalalabing araw hanggang January 31 para makapagpatala. Wala po ito sa layo. Ito po ay nasa determinasyon natin na exercise naman yung ating obligasyon na magparehistro bilang isang botante. Tiningnan din ng COMELEC ang kalagayan ng kanilang opisina at mga tauhan sa lugar. Yan po rin yung pinagpupursigihan sa House of Representatives, sa Kongreso natin, yung pang-integrity bill na tinatawag na in order for the COMELEC to maintain its independence, hangkat maaari sana magkaroon kami ng sarili naming mga gusali at the same time, ma-improve din yung kalagayan ng aming mga empleyado. Samantala, pagkatapos sa Tawi-Tawi, ay pinuntahan din ng COMELEC ang kanilang tanggapan sa probinsya ng Sulu. Kasama ng COMELEC ang Task Force Sulu ng Armed Forces of the Philippines at local PNP. Sa pag-iikot ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang iba't ibang mga tanggapan sa mga probinsya, kabilang sa tinitingnan ng komisyon ay ang paghahanda ng kanilang mga tauhan, hindi lamang sa proseso ng eleksyon, kundi sa seguridad ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Chairman Garcia, sa nakalipas na dalawang eleksyon, hindi nakabilang ang Sulu sa COMELEC hotspot. Nais ng COMELEC na patunayang tahimik na ang Sulu at malayang nakakaboto ang mga residente dito. Sana panatilihin natin kung paano natin ginawang maayos malinis ang eleksyon ng 2022. Sana sa 2023, yung barangay ng SK, which is mas mainit. Mas mainit at saka mas madaming, mas iba yung pagka-barangay ng SK. Sana ganun pa rin ang katahimikan na mangyari dito sa probinsya ng Sulu. Aminado ang COMELEC na mas matindi ang labanan sa politika sa eleksyong pambarangay kaysa national elections. Positibo naman ang COMELEC na mapapanatili ang mapayapang halalan sa Sulu sa tulong ng law enforcement agencies. Nitong 2022, 89% ng mga kababayan natin taga Sulu ang bumoto. Isa lang ang ibig sabihin, may kumpiyansa sila na sila ay makakaboto ng tahimik at the same time walang anuman na threat o pagpe-pressure sa kanila. The only province in the Philippines na mayroon isang batalyon ng sundalo. And then nandiyan pa ang polis ko. And then I have to, isang division ng sundalo. And then nandiyan ang kapulisan ko. With, on top of it, mayroon pa akong isang batalyon ng SAP. So, pwede ko bantayan ang lahat ng presyento, pabantayan ko sa aking mga security. Sa tala ng komisyon, nasa mahigit 1 milyon na ang nagparehistro mula December 12, 2022 hanggang January 14, 2023. Hindi pa kasama sa bilang ang mahigit 4,000 botante na nagparehistro sa Register Anywhere Project o RAP. Nasa 1.5 million hanggang 2 milyon ang target ng COMELEC na bagong registrants sa darating na barangay at SK elections. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa 5 araw na pagdalo sa World Economic Forum sa Switzerland. Naniniwala ang Pangulo na nagbukas ng oportunidad sa Pilipinas ang naturang event. Ang detalye sa report ni Nel Maribuho. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging bunga ng kanyang partisipasyon sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ayon sa Pangulo, nagkaroon ito ng benepisyo sa kalakalan at pamumuhunan. The business meetings held promise of new investments in many of our economic sectors, including mining, processing, digital solutions, logistics, telecommunications, renewable fuel, amongst others, and will enable our companies to participate deeper in global value chains. Ilan sa mga nakapulong ni Pangulong Marcos Jr. ang executives ng mga kumpanya na DP World, Glencore at Morgan Stanley. Ayon pa sa Pangulo, unique o may malaking pagkakaiba ang WEF sa ibang mga international forum. This trip is fairly unique as for the medium to long-term goodwill and interest we have generated for our country, our enterprises, and our people.
Through the multi-stakeholder platform provided by the World Economic Forum, the Philippines is able to articulate and exchange views on pressing issues that impact on the lives and livelihood of all Filipinos. Nakapulong ni PBBM sa WEF ang maraming lider at eksperto sa gobyerno, pagnenegosyo, civic organization at academe. Una nang sinabi ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na ang mga investment pledges na nakuha ng Pangulo ay mapapakinabangan kahit matapos na ang kanyang termino. Samantala, sa isang interview, sinabi ng Pangulo na ibinilang ng economic leader sa WEF ang Pilipinas sa VIP Club. Ito ay listahan ng best performing economies sa Southeast Asian countries. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iba't ibang issue sa bansa ang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa harap ng media sa Zurich, Switzerland. Isa na rito ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund na ibinida ng Pangulo sa Global Business Leaders. Gayun din ang panawagang buwagin ang Philippine Offshore Gaming Operators. Nagbabalik si Nel Maribo. Idinipensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilang ng delegasyon na dumalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland noong nakaraang linggo, kung saan ayon sa ilang kritiko ay malaking bilang. Ayon sa Pangulo, nais nila na maging handa sa anumang negosasyon o anuman ang mangyari sa oras na makapulong na ang mga itinuturing na world's biggest business leaders. Kalahati rin anya ng bilang ng delegasyon ay pribadong sektor kung saan sariling gastos nila ang pagpunta sa event. Well, the delegation was large, but half of it was private. They came here on their own. They stayed in their own places. They made their own arrangements. Although they are technically part of the delegation, so the delegation essentially just consists of the cabinet secretaries, myself, the speaker, and of course the staff that support them. Those are the, nakita naman yung aeroplano, wala naman ako sa hindi. Because we don't have that many people who that the government is paying for. Tiniyak din ng Pangulo na mahalaga ang ginampanan ng bawat opisyal at individual na kasama sa delegasyon. Ukol naman sa isinusulong na Maharlika Sovereign Wealth Fund, ayon kay Pangulong Marcos Jr., patuloy pa itong pinag-aaralan upang umakma sa sitwasyon ng Pilipinas. We have to design it very specifically to the Philippine condition. And that's what the legislators are trying to do now, to make sure na babagay para sa atin, and it would be a good thing for us. So that's the process that we're undergoing now. Isang hindi nagpakilalang business leader ang nagbigay ng suwestiyon na ang pondong ilalaan para sa Maharlika ay maaaring kuhanin sa initial public offering o IPO. Sa harap ng WEF delegates, ipinakilala ni Pangulong Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang may tutulong nito sa financial portfolio ng bansa. Naitanong rin kay PBBM ang ukol sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa Pangulo, panahon na para muling busisiin ang polisiya ng bansa ukol dito. Dagdag pa niya, dapat maging malinaw ang layunin ng pagbaban ng POGO dahil buwat noon ang pinoproblema ng pamahalaan ay ang mga illegal na POGO. It depends what the purpose is of banning them or removing them. Because the problem when we refer to POGOs, the problem are the illegal ones, not the legal ones. The legal ones pay their bills, pay their taxes, and you know, those yung mga video na nakikita natin na papatay na yun, yung mga illegal yun. Kaya ang dami na natin pinalis na illegal. I think all of these things we should be continuously examining to see if it still continues to be a good idea for the Philippines. Una nang inihayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno na dapat nang alisin sa bansa ang POGO dahil sa social cost nito at reputational risk. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng sa buwan ng Mayo na maaprobahan sa Senado ang kontrobersyal na panukalang Maharlika Investment Fund. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na ilang panukalang batas din ang bibigyang prioridad sa pagbabalik sesyon simula ngayong araw.
kabilang narito ang Medical Reserve Corps, panukalang pagtatatag ng Philippine Center for Disease Prevention and Control at Virology Institute. Ani ni Zubiri, meron na lamang silang 2 buwan bago muling mag-session break sa Marso. Umaasa naman ang mambabatas na agad nang magpapatawag ng pagdinig si Senator Mark Villar na siyang pinuno ng Committee on Banks and Financial Institutions na naghain na rin anya ng counterpart bill sa Senado. Punto ni Zubiri, nais nilang matanong ang kapwa-senador kung ano ang plano nito sa Maharlika Investment Fund bilang kasama naman niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lakad nito abroad. Samantala, natalakay rin sa press briefing ni Pangulong Marcos Jr. ang ukol sa kanyang mga appointees. Tulad na lamang ng nagbitiw sa pwesto na si dating National Security Advisor Clarita Carlos. Naniniwala ang Pangulo na wala namang grupo mula sa gobyerno na nais siyang patalsikin sa pwesto. Well, she felt that there were people who were moving against her in government. Ako, I didn't. I kept telling her, I don't really think so. To say too much. And I guess she just found it too much. She didn't enjoy her time in government, which it is, you know, if you think about it, it's not really surprising, because that's not her natural habitat. Her natural habitat is the academy. And so now she will be in a think tank, which is perfect for her. Si Carlos ay umupo bilang NSA sa loob lamang ng 7 buwan. Pumalit sa kanya sa pwesto si dating Interior Secretary Eduardo Anyo. Ukol naman sa magiging full-time Agriculture Secretary, ayon sa Pangulo, nais niya na ang susunod na magiging kalihim ay eksperto sa hahawakan niyang departamento. Ito ang sagot ni PBBM nang tanungin kung isang military official o police general ang kanyang maaring ikonsidera sa posisyon bilang DA Chief. Kaya eksperto sa agrikultura. Agriculture is a very complicated subject. Hindi lang kung sino-sino basta magaling mag-manager. They have to understand the science, they have to understand the evolution. They also have to understand the system. So So I don't really think that it is the right place for a military man to go. Because unless they're involved in agriculture. Ipinabubuwag ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol sa pamahalaan ang umano'y kartel sa agriculture industry. Ayon kay Piñol, nakapwesto mismo sa gobyerno ang mga ito. Narito ang ulat ni Aileen Cerudo. Hindi anya ang mga Pilipino ang nakikinabang sa kung paano tumatakbo ang industriya ng agrikultura ng bansa. Sa isang interview sa Politiscope, ibinunyag ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol na may mga nasa posisyon ng gobyerno na sangkot sa kartel. Hindi naman pinangalanan ng dating opisyal kung sino ang mga ito. The problem here, Ina, is that the moment our legislators or policymakers are involved in this business, they will make sure that their interests, not the people's interest, will be protected. Yeah. So even if alam nila na mali yung RTL, nasasaktan na yung mga farmers, tuloy-tuloy lang kasi kumikita sila eh. Dagdag pa ni Piñol, kilala rin nito kung sino ang mga malalaking importer ng bigas sa bansa. Paliwanag ng dating opisyal, ito anya ang dahilan kung bakit hirap pa rin sa supply at presyo ng pagkain ang mga ordinaryong Pilipino. Hindi rin anya matatapos ang issue sa supply na pagkain kung hindi masosolusyonan ang kartel. Dapat din anyang mawala ang mga middlemen o mga trader na kumukontrol sa presyo ng pagkain. From the farm of the farmer to the kitchen of the Filipino families, mga 10 kamay ang dadaanan ng sibuyas, ng carrots, ng kamatis. That's the reason why yung 15 na carrots ng Benguet, aabot ng 100 pagdating sa kusina ng taga Makati o taga Metro Manila. 26 pa lang anya ay may suggestion na si former Secretary Piñol na makonekta ang mga magsasaka sa mismong pamilihan. Iginiit din ito ang responsibilidad ng pamahalaan na maisaayos ang proseso ng marketing o pagbebenta ng mga produktong agrikultura.
Makatutulong din anya ang tinatawag na food terminal kung saan dito na lamang ibebenta ng mga magsaka ang kanilang ani. Sa ngayon ay may ipinatutupad na farm-to-market program ang pamahalaan sa pamamagitan ng Kadiwa Stores. Sa pamamagitan nito, mas mura na naibebenta ang mga agri-products sa mga mamimili. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumuko sa pamahalaan ang 30 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. 25 sa mga ito ay mula sa Karialan faction habang ang 5 naman ay mula sa Bungos faction. Sa report mula sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, 2 iba pa ang sumuko mula naman sa Andoy Private Armed Group. Nag-turnover din ang mga ito ng matataas na kalibre ng armas at mga pampasabog. Ang mga sumukong BIFF ay binigyan ng financial at food assistance ng pamahalaan. Nagdagdag ng patrol vessel sa West Philippine Sea ang Philippine Coast Guard matapos ang pinakabagong insidente sa China. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito ay upang matiyak din ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino kasunod ng insidente noong Enero 9. Itinaboy umano ng China Coast Guard ang bangkang pangisda ng mga Pilipino malapit sa Ayungin Shoal. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang susundin ang rules-based approaches sa pagtiyak ng seguridad ng exclusive economic zones ng bansa. Plano ng pamahalaan na palawakin pa sa ibang bansa ang tinatawag nitong whitelist o ang listahan ng mga licensed recruitment agencies at employers. Layo nito na masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa abroad. Narito ang report ni Janice Anhende. Hindi na bago para kay Vina Ansean, isang overseas Filipino worker, ang pagtatrabaho bilang domestic helper. Aniya, nakatapos siya ng 4 ng kanyang kontrata sa kanyang employer noon sa Saudi Arabia at naging maayos rin ang pagtrato nito sa kanya. Pero iba aniya ang kanyang naranasan nang magtrabaho siya sa Kuwait. Sa experience ko, hindi po talaga maganda. Yun po. Yung 2 months ka, halos na hindi po ako tinahuran. Tinira pa po yung ano ko, yung mga gamit ko po. Wala kaming choice kung hindi tumakbo. Sa experience ko sa Saudi, dahil sa Saudi dati, okay naman po. Ano, pareho sila na Middle East, pero nasasabi ko sa akin lang, sa experience ko lang, mas okay sa Saudi kahit mas stricto. Hindi kagaya dito na ewan ko ba, hindi o doon sa Kuwait. Hindi naman siguro lahat, pero yun, kadamihan po talaga, hindi maganda yung napagdaanan namin. Isa lang si Vina sa mga distressed overseas Filipino workers na tinulungan ng pamahalaan na ma-repatriate mula Kuwait matapos makaranas ng problema sa employer. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, ito ang sinusolusyonan ng kanilang whitelist o listahan ng mga licensed recruitment agencies at employers sa KSA. Para matiyak ng isang OFW na ang mapapasukan niyang employer ay sumusunod sa labor rules ng Pilipinas. Sa ngayon ay limitado pa lang ang whitelist sa bansang KSA, subalit balak na rin ng POEA na palawakin ito sa iba pang bansa. Kung ipinaiiraw nating whitelist doon sa aming kasunduhan sa Kingdom of Saudi Arabia, isa itong magandang framework para nang sa ganun matulungan natin maiwasan yung pagiging vulnerable ng isang OFW. Gagamitin natin din yan kapag tayo ay naging successful, no? I-mainstream natin yan at yan din ang ating isasagawa sa iba pa nating destination countries. Sa mga OFW na nais i-verify kung kasama ba sa whitelist, ang papasukan na recruitment agency, magtungo lang sa website ng DMW na dmw.org.ph. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 10 nasawi matapos ang nangyaring mass shooting sa Los Angeles, California. Inilabas na rin ng mga otoridad ang larawan ng suspect para sa agarang ikadarakip nito. Para sa detalye ng balita, may report si Jeffrey Reyes live.
Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning, Kuya. Good morning, Vina. May pagkakakilala na sa suspect sa nangyaring pamamaril sa isang dance studio sa Monterey Park, California. Ayon sa mga otoridad, isang Asian male adult ang kanilang hinahanap ngayon na nasa likod ng mass shooting. Ayon kay Los Angeles County Sheriff Robert G. Luna, may vehicle of interest na rin sila na isang white cargo van na posibleng ginamit ng suspect para matatakas sa krimen. Sa ngayon ay humihingi ng tulong sa publiko ang mga otoridad para sa agarang ikadarakit ng suspect. I want to address also that there is a tactical incident that's occurring in the city of Torrance that is being covered. People have asked, is that your suspect? We don't know. As I said earlier today, we had a vehicle that was described as a white box van, I guess you'd say, a van of interest, and there's a van that looks just like what was described to us in the city of Torrance. It's a barricaded suspect situation. We are working with one of our partner agencies, the Torrance Police Department, to resolve that. We believe there is a person inside of that vehicle. We don't know their condition, but we're going to handle that in the safest manner that we possibly can. Huling tala ng mga otoridad, hindi bababa sa 10 ang nasawi habang mayroong karagdagang 10 tao ang isinugod sa local hospitals na nasa stable to critical conditions. Ipinag-utos to ni US President Joe Biden sa FBI na suportahan ang lokal na otoridad sa pagbubis at suspect. Dahil sa insidente, kinansela ang iba pang events sa syudad bilang precaution at safety measures. Pina ang area kung saan na nangyari ang mass shooting ay mayroong halos 60% Asian population ayon na rin sa US Census Bureau. Sa ngayon ay wala pang update kung mayroong naging boy na naging biktima ng incident. Simula ng latest dito sa Vancouver, Canada, balik sa iyo. Bina. Maraming salamat sa iyo, Jeffrey Reyes. Samantala, ilan pang classified documents ang nakita ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa tahanan ni US President Joe Biden sa Delaware. Mismong ang presidente ang nag-alok ng access sa kanyang tahanan para halugugin ito ng mga otoridad. Narito ang report ni Kaf Carriedo. Hinalughog ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang tahanan ni US President Joe Biden sa Wilmington, Delaware, USA. Wala ang pangulo at may bahay nito nang mangyari ang search noong Biyernes, January 20, 2023. Natagpuan ng iba pang dokumentong may classified documents at kinumpiska rin ang ilan pang handwritten notes nito ayon sa abogado ng pangulo na si Bob Bauer. Mga dokumento ito noong senador o vice-presidente pa lamang ang presidente. Sa pahayag ni Bauer, kusang loob na pinayagan ng presidente ang Department of Justice na saliksikin ang kanyang bahay para sa potensyal na vice presidential records at iba pang classified material. January 12 nang ihayag ng mga abogado ng Pangulo na may natagpo ang ilang classified records sa dati nitong tanggapan sa Penn Biden Center sa Washington. Naging political liability naman ito sa Biden administration na naghahanda para sa isang re-election bid. Si dating US President Donald Trump naman nahaharap sa isang criminal investigation dahil sa aligasyong maling paghawak ng classified documents. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangalanan na ng ruling Labour Party ng New Zealand ang magiging kapalit ni Prime Minister Jacinda Ardern. Ito ay matapos i-anunsyo ni Prime Minister Ardern noong nakaraang Huwebes ang kanyang intensyon na magbitiw na sa pwesto. Narito ang report ni Lizette Bandanya. Earlier today, the Labour Party caucus, the Labour team of MPs, unanimously endorsed me as their new leader
and as the next Prime Minister of New Zealand. I've been humbled by the support shown by my colleagues, but also really excited by the focus and commitment that I have seen from them to make this a speedy and seamless transition in the best interests of all New Zealanders. Araw ng Linggo, January 22, hinirang si Education Minister Chris Hipkins ng ruling Labour Party ng New Zealand bilang susunod na Prime Minister ng bansa at magiging kahalili ni outgoing Prime Minister Jacinda Ardern. Ang 44 na taong gulang na tubong Hutt Valley at kilala rin sa palayo nitong Chippy ang tanging kandidato sa pwestong mababakante ni Ardern. Ayon kay Hipkins, itinuturing nitong pinakamalaking pribilehiyo at pinakamalaking responsibilidad sa kanyang buhay ang pagkakatalaga bilang bagong Labour Party leader at Prime Minister. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Hipkins ang pamumuno ni Ardern at pinasalamatan ng outgoing Prime Minister. Taong 2008 nang unang nahalal sa Parliament si Hipkins, hinirang itong ministro ng kalusugan noong July 2020 bago naging COVID-19 Response Minister, naging household name dahil na rin sa kakayahan nitong matugunan ang hamon ng pandemya. Samantala, pinangalanan ni Hipkins si Carmel Cipollone bilang Deputy Prime Minister nito. Siya ang kauna-unahang Deputy PM ng New Zealand na may Pacific origin at ikatlong babae na humawak ng katulad na pwesto. Ni Seth Bendanya, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling humakot ng parangal ang Pinoy pop boy group na SB19 sa 8th Wish Music Awards. 4 na WMAs ang nakuha ng grupo mula sa Wisher's Choice Award, Pop Performance of the Year para sa Witing Basinga, Pop Song of the Year para naman sa Wyatt at Group of the Year. Nag-uwi rin ang dalawang parangal ang miyembro ng grupo na si Philip para sa kategoryang Breakthrough Artist of the Year at R&B Performance of the Year para sa kanyang debut solo or song na Palayo. Nakuha naman ni Moira De La Torre ang Artist of the Year at Ballad Song of the Year Award sa kanyang awit na Kumpas. Dalawang major awards din ang naiuwi ni Adi na Wish Song Collaboration of the Year at Wishclusive Contemporary Folk Performance of the Year. Lahat ng mga nagwaging musical acts ay nag-uwi ng 25,000 pesos na cash prize at 100,000 pesos sa kanilang chosen charitable institution. Maliban sa major nominations, ginawaran rin ang pagkilala ng ilang musical icons dahil sa kanilang kontribusyon sa larangan ng musika. Ang KDR Icon of Music and Philanthropy ay iginawad kay Philippine Madrigal Singer Founder Andrea Veneracion, habang ang KDR Icon of Musical Excellence ay ipinagkaloob kay Regine Velasquez. Ayon sa Asia Songbird, nagpapasalamat siya sa Wish dahil sa pagbibigay ng platform para muling sumigla ang OPM at maibahagi ng Filipino artists ang kanilang mga talento. I was just really doing my job. I wasn't really expecting na mabibigyan ako ng ganitong klaseng anong tawag dyan? Recognition. And siguro natutuwa ako that God gave me the grace to be able to inspire other artists. The whole industry is actually very thankful for Wish. Kasi parang sila ulit yung nag-umpisa ng magkaroon ng excitement sa OPM because of the Wish bus. So ngayon talagang namamayagpag na naman ng OPM, 'di ba? Dahil sa tulong ng Wish. And nakakatuwa na you're honoring the artists but at the same time you're also helping their chosen beneficiary. Ayon naman kay Wish 107.5 innovator Kuya Daniel Razon, marami mang pagsubok na pinagdaanan na ang industriya ng musika, magpapatuloy pa rin ang layo ng istasyon na makatulong sa kapwa.
amid uncertainties, we were certain that we needed to share music and charity to the world. We battled great challenges head on, and with God's help, we will continue to do so with great hope in our hearts. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po ito sa Book of 1 John, chapter 4, verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. At yan po ang ating naging balitaan. Sa oras na ito, huwag po kayong magpapalit ng iyong mga TV channels dahil magbabalik pa po ang Good Morning Kuya. By happy viewing po sa lahat na nakatunin dito sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood nyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. At para sa mga kambayan nating nakaantabay, narito na po ang ating advisories for today. Hingang malalim. Unahin na po natin itong oil price update. Sa mga kababayan nating motorista, brace yourself dahil magpapatupad po muli ng big time price increase ang mga kumpanya ng langis ngayong Linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, nasa 3 piso o mahigit pa ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 2 pesos and 22 centavos naman ang inaasahang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Habang 2 piso at 40 hanggang 90 centimos naman ang posibleng ipato na price increase sa bawat litro ng kerosene. Kaya naman po, magpa-full tank na po tayo ngayong araw bago pa ipatubad itong big time oil price hike bukas. Ako. Full tank na tayo mga kasambahay, lahat yan. May no? Laman pa ba yun sa inyo? Alahati na lang. Pwede po full tank ko na. Dadali ka na ito. Bago pa umilaw, full tankin ko na. 3 pesos din yun. Oo, laki-laki. Okay, ito naman po sa Mandaluyong, mahalagang anunsyo naman po mula sa Mandaluyong City LGU. Magkakaroon po ng voter satellite registration sa ilang barangay ng lungsod at sa SM Mega Mall sa mga sumusunod po na petsa. Ngayong araw po, January 23 sa Barangay Highway Hills. Bukas naman po, January 24 sa Barangay Wakwak. Habang sa SM Mega Mall, L3 Cinema 12 Mega A naman po sa January 25 to 28 at 30 to 31. Sa mga botante pong nais pong magparehistro, mangyaring makipag-ugnayan po sa mga nasabing barangay para po sa kanilang venue. Mm. Kasi may botohan din ulit, no? So kailangan yung iba dapat talaga magparehistro na rin. Correct. Ito naman po mga kasambahay, good news naman po para sa mga taga Marikina City. Nilagdaan na po ni Mayor Marcy Teodoro ang Ordinance Number 001 Series of 2023 o ang Ordinance Extending the Period for the Renewal of Business Permits Without Surcharges and Penalties. Layon po ng ordinansa na ito ang napalawigin ang deadline ng business permit renewal na sa halip na noong January 20, inilipat po ang deadline sa March 31, 2023. Ibig sabihin po mga kasambahay, wala pong multa ang renewal ng business permit hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso. Bukod po dito, dilagdaan din ni Mayor Darcy ang ordinansa para sa amnestia sa business tax at real property tax o amilyar. Layon po ng mga ordinansang ito na matulungan ang maliliit na entrepreneurs at namumuhunan. Nako, good news. Oo, hanggang katapusan ng mahaba-habang ano to. Makakapag-ipon pa yung ating mga kasambahay na wala pang pambayad ng mga true. Permit. Ito naman, sa Marikina City pa rin tayo. Maaari po ang walk-in para sa COVID vaccine ng mga taga-Marikina. Nagtatrabaho sa Marikina at
estudyante na pumapasok sa Marikina. Sa mga gustong magpabakuna, pwede po kayong magpunta sa Marikina Sports Center ngayong araw hanggang sa Biyernes po yan, January 27, mula 8 a.m. to 3 p.m. Alinsunod sa guidelines ng Department of Health, ang maaari lamang makatanggap ng first booster shot ay ang mga nakapag-second dose. 3 buwan na po ang nakakalipas. Maaari na pong makatanggap ng first booster ang mga pediatrics o yung mga 12 to 17 years old na nakatanggap na ng kanilang second dose. 5 buwan ang nakalipas. Ang walk-in schedule na ito ay para lamang sa mga non-immunocompromised children. Maaari rin pong magpabakuna ng first booster ang mga taga Marikina na nabakunahan ng first at second dose sa ibang lugar. Pakadala po ang ID na may address ng Marikina City at original vaccination card para po sa mga magpapabakuna ng booster shot. Para naman po sa second booster, ang maaari lamang mag-walk-in ay ang mga individual na nasa immunocompromised group, mga workers in essential health services at mga individual na 50 years old and above. Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa walk-in vaccination schedule for adult and pediatrics, i-check lamang ang official Facebook page ng Marikina PIO. Uy, dyan tayo nagpabakuna, di ba? Yung ating second booster. Mm-hmm. So sana sa mga kasambahay natin no, na hindi nila alam kung meron bang booster, meron pang pagpabakuna sa kanilang lugar, ay malapit naman kayo sa Marikina, pwede rin naman. Walk-in niya. Walk-in. Pero ito, no, Tini, dagdagan ko yung balita mo sa pagbabakuna. Mula Marikina, lipat naman tayo sa Parañaque City. Magsasagawa ng COVID-19 vaccination ng Ospital ng Parañaque 2 sa araw ng Sabado, January 20. 2023. Magbubukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para sa mga 12 years old pataas. 10 a.m. naman po to 4 p.m. para po sa mga 5 years old pataas. Ang bakunahan po na ito ay libre at bukas para sa residente at hindi residente ng Parañaque City, edad 5 po hanggang pataas. Para sa mga interesadong magpabakuna kontra COVID-19, dalhin niyo po ang mga sumusunod. Para po sa 5 to 11 years old, birth certificate po ng bata, vaccination card kung para sa second dose, valid ID ng magulang o guardian, at authorization letter po kung guardian po ang kasama. Para naman sa 12 hanggang 17 anyos, ito po ang mga kailangan. Birth certificate, valid ID ng bata at magulang, vaccination card kung para sa second dose o booster, valid ID ng magulang o guardian, at authorization letter kung guardian naman po ang kasama. Kung adult naman ang magpapabakuna, dapat po magdala ng valid ID at vaccination card kung para po ito sa second dose o first booster. Para po sa kabuuang detalye, i-check lamang ang @PIO Parañaque official Facebook page. Ganda na, no? Kahit para sa hindi residente, mag-a-accept sila basta magpapabakuna. So take note lang po, mga kasambahay. At yan po ang ating advisories for today. Amazing. Mm-hmm. Ito na. At mga kasambahay, ito naman para sa Today in History. Isang aksidente ang halos magdulot ng trahedya sa malaking bahagi ng Estados Unidos nang mahulog mula sa nawasak na B-52 bomber plane ang dalawang thermonuclear bomb. Bawat isa nito ay mas malakas ng 260 times sa bombang pinasabog sa Hiroshima, Japan noong World War II. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. January 23, 1961, dalawang 3.8 megaton nuclear bomb na mas malakas ng 260 beses ang bawat isa sa bombang pinasabog sa Hiroshima, Japan, ang nahulog mula sa nawasak na American B-52 bomber sa himpapawid ng Goldsboro, North Carolina, USA. Regular na nagsasagawa ng routine flight ang isang American B-52 bomber sa Atlantic Seaboard bilang bahagi ng 24-hour Cover All Airborne Alert Mission.
Ang aircraft ay may armado ng dalawang Mark 39 thermonuclear bomb na ang bawat isa ay may katumbas na halos 4 milyong tonelada ng TNT explosives. Nang magpakarga ng fuel ang bomber plane, ay napansin ng crew ng air tanker na may tagas sa right wing ng B-52 bomber at ipinaalam ito sa opisyal na nakasakay sa bomber plane. Malubha ang naging pagtagas ng jet fuel at dahil dito ay nawala ng kontrol ang aircraft at sumabog. Nakaligtas ang 5 sakay nito habang ang 3 crew ay nasawi. Bago pa ito sumabog ay nahulog ang 2 thermonuclear bomb at bumagsak sa Goldsboro, North Carolina. Gumana ang parachute ng isang bomba at sumabit sa sanga ng isang puno. Samantalang ang isa ay bumaon sa lupa na may lalim na 18 talampakan. Sa kabutihang palad ay hindi sumabog ang 2 nuclear bomb. Ayon sa mga eksperto, kung sumabog ang bomba ay maaapektuhan nito ang mga lugar ng Washington, Baltimore, Philadelphia hanggang New York City at milyon-milyong tao ang maaaring masawi. Naging problema pala kasi net dahil nga may dalawa silang dalang payload nga na bomba. Kumbaga, kailangan nila dagdagan yung fuel nung eroplano. Dahil nga parang siguro hindi kaya nung eroplano nga yung gantong mas mabigat na payload. Kaya nagka-problema yung pakpak nung B-52 bomber, yung lalagyan ng mga gasolina niya. Kaya nagkatagas. Yun naging problema. So, pero nagawa naman nila na parang ngayon parang reinforced na yung mga fuselage ng mga B-52 bombers ng US ngayon. Grabe rin yung kill zone nito, 100% kill zone to sa radius niya na 8.5 miles. So, ang laki ng tendency, wala talagang matitira dun sa lugar na yun. Kung nahulog yun. At ang nakakalungkot dun, mga sarili nilang tao rin, di ba? Yung makanilang madidisgrasya at mga civilian yan. At saka, di ba, kung naalala niyo yung pinag-usapan natin yung sa Cold War ng Soviet saka ng US, yung meron din silang paligsahan sa mga aviation, yan. Kumbaga parang kung yung nangyari daw na to kasi alert training mission nila. Kumbaga parang kaya sila nagpapalipad ng mga bomber planes para ma-train yung kanilang mga bombers na nasa air, maubusan ng fuel, magre-refuel sila. Tapos hindi mangyari yung ma-cut on the ground sila ng Soviet atomic strike. So pina-practice nila yung mga planes nila na dala-dala nila mismo yung mga bombs. So yung nangyari nga doon, very extraordinary event naman to para dun sa pinakabatang naka-survive na si Lieutenant Adam Motox. Kasi sabi niya, nakagawa kasi siya ng history talaga sa history ng Air Force. Na siya lang yung tanging naka-survive, naka-manage na makapag-exit gamit yung top hatch. Tapos naka-survive siya. At sabi niya nga, the Lord helped him survive daw. Hindi siya nag-eject? Hindi siya. Wala siyang ejection seat. Tapos sa top hatch siya, nagdaan para maka-exit dun sa plane. Pero yung nalaman ko yung thermonuclear bombs, grabe pala yung damage niyan. Kasi parang nalaman ko, kunyari, example lang naman, sana wag naman. Kunyari sa Quezon City, nagkaroon ng explosion. Para ma-visualize lang. Para ma-visualize lang natin. Nagkaroon ng explosion dito, kunyari sa Quezon City. Yung mga tao sa Las Piñas, paranyari, pwede silang magkaroon ng burns sa ignite dito sa QC. So pwede silang maapektuhan syempre ng radiation din kasi yung radiation pag nagkaroon ng radiation no sa lupa, apektado yung soil, water, contaminated siya sa ilang taon kasi 'di ba may mga ganung mga lugar na ilang years nang contaminated. Kaya parang medyo scary din ng mga thermonuclear bombs. Meron niya akong nabasa na comparable sa interior ng sun yung init na kapag sumabog nga itong thermonuclear. So imagine na lang gano'ng kasakit yun kapag napasok ka, diba? At ito, 1961 to. So paano pa yung mga recent na nagagawa ng mga nuclear weapons, diba? Yung pinaka-destructive, yung most destructive nuclear weapon ngayon na of mass destruction nasa Russia, yung Tsar Bomba. Yun. Nakakatakot kasi 'di ba may laban ngayon sa Ukraine tapos ang Russia. So nakakatakot para dun sa ating mga kapwa-tao rin na naninirahan dun sa mga kalaban nitong mga bansang ganito, 'di ba? Kaya sana matigil na rin yung mga ganitong klase ng gerin na hindi na kailangan gumamit nitong mga nuclear weapons. Sabi nga bad news daw to para kay JFK nung time na yun kasi 3 days after nung kanyang presidential inaugural speech, nangyari nga ito. Kung sumabog,
patay. Kasi parang show of force din nila yan during nung cold war. Mm. Na parang, kumbaga, dahil na nabalita to, parang pinapaalam nila sa Russia na meron kaming gantong klaseng, ano, may gantong kaming klaseng technology. Pero yung, tingnan yung Tsar Bomba na, yun yung pinakamalaki na recorded yun. Tinesting nila yun talaga. So parang, sana matigil na yung mga ganito kasi syempre kahit na ba walang tao dun sa mga pinititestingan nilang sites, 'di ba? Naapektuhan yung mga life, yung mga buhay doon, 'di ba? Sa dagat kasi nila usually pinapasabog yung mga ganyan, eh sobrang laki. Kahit may recorded 'yun yung kumbaga yung mushroom cloud ng Tsar Bomba. Oh, merong record no kaya siya na label na pinakamalakas kasi siya yung pinakamalaking mushroom cloud na nagawa. Siya yung pinakamalakas na bomba. Nagkaroon nga to ng libro. Meron siyang merong isang book or novel na kinuwento kung ano yung mga nangyari. Ang pangalan ay The Goldsboro Broken Arrow. Mm-hmm. Doon din nakwento yung kwento ni Adam Motox. Kasi after no, nung makasurvive si Adam Motox, di ba, naka-land siya safely. Tapos dala-dala niya yung parachute niya. Eh, ano siya, African-American. Uh-huh. And during 1961, syempre, di ba, hindi pa masyadong, mayroon pa rin mga racism, ganyan. Uh-huh. Tapos tumakbo siya, papunta sa isang malapit na parang station ng army. Tapos alam niyo kung anong ginawa? Hinuli siya kasi nagnakaw daw siya ng parachute. Tapos hindi naniniwala sa kanya na galing siya sa isang sumabog na plane, ganyan. Uh-huh. Parang absurd naman yung kwento mo, siguhulihin ka na lang namin kasi yak mo na parachute. Mga ugali talaga yung Parang iba yung pakikitungo. Pero kayo ba, ano bang pakikitungo nyo? Ano bang klaseng pakikitungo meron kayo? Meron kasi yung parang nakadepende yung ugali nila sa kung sino yung kaharap nila. Yung mga ganyan, may mga tao na kapag ang kaharap eh mayaman, ang gagalang, mababait, di ba? Pag may dala kang parachute, Huliin ka. Huliin ka. Pero pag kaharap, pero meron naman, pag ang kaharap eh mahirap, ganyan, no? Mga wala pinakarala, no? Mapagmataas na, alam mo, hindi na sila ma-reach, nanguhuyo na, di ba? Huyo kayo. Hindi na ma-reach. Oo, di ba? May mga ganyan. Gaya na lamang ng mapapanood nyo dito sa tampok nating istorya ngayon sa Kristiyano Drama. Oh, hello kuya. Napatawag ka. Oh, Bonso, kumusta na ang buhay mo dyan? At kumusta na rin yung mga proyektong pinagkakabalahan mo? Maayos naman po. Nag-aalangan po ako dun sa inaalok ni Kuya Enrico. Tanggapin mo na rin kasi para makatulong ka sa kanya. Basta lagi mong alalahanin, Bonso, ang diwa ng kapakumbabaan. Hindi mawawala ang karunungan sa taong may mababang kalooban. O siya, siguradong kukulitin ka ng Kuya Enrico mo tungkol dyan. Ingatan ka nawa palagi. Oo nga po. Sige po, Kuya. Salamat po sa Diyos sa lahat ng mga payo ninyo. Regards po sa buong pamilya. Hopefully, makikilala nyo na rin ang magiging bagong mangunguna sa ating kumpanya. Sana kung paanong sinamahan nyo ako, ang gusto ko, suportahan nyo rin itong ating magiging bagong project manager. Payag ba kayong lahat? Apo, thank you, sir. Mr. Masabang? Apo, thank you. Mr. Castro? Makakaasa po kayo sa suporta, sir. Paano kayong mga katanungan? Wala na. Okay, kung wala na tayong mga pag-uusapan pa, meeting is adjourned. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day po. Yo. Good morning, sir. Sir, ito po yung mga rasyon ng mga applicants. Eh, thank you. Tanggap na kayong dalawa. Ha? Talaga po? Tanggap na po ako? Di po kayo nagbibiro? Ayaw mo yata eh. Hindi po, gustong gusto ko po. Salamat po, salamat po. Okay. Yes, yes, salamat po. Sir? Thank you po. Congratulations. Miss Kay? Yes po. Paki-assist nga sila sa department nila, no? Pero po, Sir Bart, Sir Devon, thank you. Sir, good morning. Ah, good morning. Sir, do you want to report? Basta po sa kliyente po, ma'am. Oo nga, pre. Wala ka kasing bilib sa kaibigan mo, eh. Alam mo kahapon,
Bilib na bilib si Cebu sa akin. Kaya tawagin mo ng mga tropa. Sagot ko kayong lahat. Siyempre, degree holder kaya ito. O sige na. Bye-bye. Saan ako yung degree holder? Pre, pre. Ako nga bahala sa inyo, pre. Ilibre ko kayo! Ako pa! Degree holder ako, pre! Yes, yes! I also hold a degree at Recto University! Yeah, bro! Yeah! Tigilan nyo na yan! Nakinig tayo nun, baka mawala pa tayo ng trabaho. Basta, lagi nyo tatandaan, lagi tayong maging mapagpakumbaba. Ito kasi! Oh, bakit ako? Eh, oh, sige, ako na lang. Ako na magalit. Sorry na. Puro ba yung kalokohan? Oh, ano? Kita-kita tayo mamaya, ha? Sige. Sige, sige. Oh, bahama ka talaga. Talaga. Ba yan? Yes, sir. Kakatapos ko lang po. Sir, morning po. Sir? Yes, Devan. Sir, pinapabigay po ni Sir Enrico. Tawagan niyo daw po siya pagkatanggap niya. Oh, sige, pakitabi na lang muna diyan. Opo, sir, yung plano. Ay, Teban! Sir? Pakikuha mo nga yun. Ay, ala, ito po? Yes. Ah, sige. Oo nga po eh. Hala. Sir, tatawag po ako mamaya, ha? Ano ba naman yan, Teban? Ay, sir, sir, sorry po. Ba't mo ba kasi tinitingnan yan? Alam mo ba yan? Pasensya ka na, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Kung saan nang nakapag-aral kayo, edi, maintindihan mo yan. Kaya kung ako sa inyo, pagbutihan na lang ninyo ang pagja-janitor nyo. Sige po, pasensya na po kayo, sir. Ay, alis na po ako. Parinig ka niya. O, Dave! Uy, kuya. Tubig, oh. Salamat. Uy, patabi, ah. Sato. Sige lang. Ayos. Alam mo, Kuya Teban. Oh. Bilib ako sa'yo. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi kahit pinapakitaan ka ng hindi maganda, kalmado ka pa rin. Be, may bago tayong pagtitripan. Oo nga, mukhang uto-uto. Tawagin na. Teban! Teban! Halika ka sandali. Ma'am? Yes po, ma'am. Pagindala naman to sa third floor, kay boss. Sige po. Tsaka, pagigawan naman ako ng kape. Thank you. Okay po. Uy, Teban, Teban. Yes, ma'am. Pabili na rin ako ng lunch, no? Ito yung pera. Ikaw na lang yung bahala, no? Okay po. Sige po, sige po. Thank you. Uy, Teban, sandali lang. Kanina napansin ko, madumi pa rin yung sa entrance natin. Pakilinis nga. Ay, nilinis ko na po kanina umaga yun, ma'am. Nilinis daw niya, be. Di mo? Di nga eh. Gawin mo na lang kasi. Ay, sige po. Pasensya na po. Linisin ko na lang po ulit. Okay. Okay po. Bye. Totoo nga yung chismis. Uto-uto. O nga. Nakakaawa. Oh, Deban. Siyan lang ko, ha? Ay, oh, sige, sige. Teban,
Thank you, ah. Paano mo nagagawa yun? Alam mo, isa yun sa mga natutunan ko sa'yo. Tingin ko, kapag pinagpatuloy mo yan, kuya, malayo ang mararating mo. Pero kapag nangyari yun, huwag mo akong kakalimutan, ha? Alam mo, Dave, isa sa mga natutunan ko sa buhay, eh yung huwag kang gumanti ng masama sa masama. Lagi mong tatandaan yan. Tatandaan ko yan, kuya. Salamat, ha. Ano ba kasi, Bes? Ano ba kasi nilagay? Hindi ko alam. Pag di natin nagkita yun, Bes, mauuwalan ako ng trabaho. Saan ako kukuha ng pambili ng gamot? Ma'am? Excuse me po. Ito po ba hinahanap ninyo? Ano nga yun? Ba't nasa'yo? Ay, opo, kasi kanina nakita ko po, naiwanan ninyo. Kaya, kinuha ko po muna, tinabi ko, kasi baka hanapin po ninyo. Talaga ba? Ay, naku, salamat ah. Be, buti lang nakita niya. Tiny. Problemado tayo, ah. Anong nangyari? Si nanay kasi, laki ng perang kailangan para sa operasyon niya. Hindi ko na alam gagawin ko, eh. Tanggapin mo yan. Nakakatulong sa'yo. Hindi, hindi. Huwag na. Hindi. Maliit man yan, pero sigurado makakatulong sa'yo yan. Tanggapin mo na. Ikaw pa talaga yung tumulong sa'kin. Totoo yan. Nahiya talaga ako sa'yo, eh. Wala yun. Ayos lang yan. Salamat, ah. Sa Diyos tayo magpasalamat, Tiny. Oh, architect, ikaw pala. Kuha muna. De, yung kapatid mo andito. Oh, bunso. Oh, kapatid mo na kayong dalawa. Oh, kumusta na ka? Ayun na po, Kuya. Ang mayap po. Bukas na po yung announcement ni Kuya Enrico. Gaya lang nasabi ko sa iyo nung nakaraan, sa diwa ng pagpapakumbaba, kung kailan ka lalong tumataas, lalo kang dapat na nagpapakababa. At timoy yung pali. Mientras siya dara kalabunga, lalo yung duro kuking gabon. Ayun, tindyan mo yan? Opo, Kuya. Salamat po ang takal kayong Diyos, kaya rin payuyo po ka na ako. Samahan ka naman ng Panginoon. Good day everyone! Good day sir! Ready na po ang ating mga branch manager. Okay na po. Okay, thank you. Magandang araw sa inyong lahat. At dyan lang din sa ating mga branch managers. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na maipakilala sa inyo ang ating magiging bagong project manager sa ating kumpanya, na mangunguna sa mga plano at pagpapatupad ng ating mga proyekto na para sa kapakanan ng bawat empleyado. Nakitaan ko ng mahusay na pag-uugali at pakikisama na dapat taglayin ng isang leader. Masaya kong pinakikilala sa inyo ang ating bagong project manager, si Architect Steven Reyes, ang ating kapatid. Good day everyone. I know marami po sa inyo ang nagulat. Nakilala po ninyo ako bilang si Teban, na masukan bilang janitor. Actually, nakiusap lang po ako sa aking kuya
na huwag muna ako agad ipakilala dahil I would like to know everyone first before I start doing the project manager role. In a short period of time, aking lalong napatunayan na walang anumang magandang idudulot ang kayabangan. Pero ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkakamali dahil isa ito sa mga tanda ng pagiging mababa. Umaasa po ako sa inyong suporta kagaya ng pagsuporta ninyo sa aking kuya para mas lalo pong mapabuti ang ating kumpanya. Again, ladies and gentlemen, good day. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga tayo arrogant, mayabang. Kasi, sige po, ang nakakita pa ng pagiging arrogant mo, yung may-ari, yung anak nung may-ari nung kumpanya. Mm-hmm. Yeah, dapat pag mga ganyan, no, kahit nakikita man ng tao o hindi, eh dapat mapagkumbaba tayo. Kasi ito, minalas-malas lang talaga siya kasi nakita rin yung pagiging arrogante niya nung mismong anak nung may-ari. Tsaka may nakakita sa'yo't wala. Oh. Diba? May makaka-acknowledge ng ginagawa mo't wala. Dapat gumagawa ka ng mabuti. Hindi kayo mapagpaimbabaw na kapag may nakatingin na doon ka lang mabait. Diba? Dapat lagi kang, lagi mong iisipin na lahat tayo may kanya-kanyang battles na kinakaharap. Lahat tayo may mga pinagdadaanan talaga. Hindi mo nga alam kapag tinignan mo ba lahat ng nandito, lahat ba yan? Alam mo, porket nakangiti, lahat ba yan? Alam mo, masaya sila sa heart nila, diba? So, ang pinaka-the best na magagawa natin, maging mabait tayo sa lahat. Diba? Sige na, nakangiti. Oo, nakangiti ako, tingin na. Smile. Masakit? Saan masakit? Hindi. Hindi, bukod dyan. Saan masakit? Iyak ako niya. Hindi, bukod dyan sa paikitungo niya sa ibang tao na parang kapag may narating na sa buhay, parang masyado nagmamataas na. Bukod dun sa paigitungo sa ibang tao, kahit nga, kahit wala kang ibang tao nga, yung isipin mo na parang masyado mataas yung tingin mo sa sarili mo. Kahit hindi naman iba yung paigitungo sa ibang tao, pero mataas naman yung tingin mo sa sarili mo na parang feeling mo, ang galing-galing mo kasi ganito ka. Feeling, ako pa! O, oh, diba? Ako pa! Feeling mo, kayang-kaya mo na kasi ganito ka na, ganito na na-reach mo. Kailangan kahit na hindi naman necessary sa paikitungo sa ibang tao, yung humility natin kahit wala nga nakakakita na, syempre, ang Diyos ang mas mataas sa atin. Wala, kumbaga, bigay lang sa atin ng Diyos kung ano man meron tayo, kaya huwag natin para masyado ipagyayabang na, ah, ganito ako kasi magaling ako. Diba? Naalala ko lagi sinasabi ni Kuya, you have everything to gain when you are humble, and you have everything to lose when you are high. Kaya dapat talaga lagi tayo mapagkumbaba. Tsaka ang ganda rin ang sinabi dun sa ating Kristiyano drama, i-relate din natin dun sa nabanggit mo na kapag lalo kang tumataas dun sa nararating mo sa buhay, dapat mas lalo kang nagpapakumbaba. Diba? Kasi syempre alam naman natin na napakaganda na yung sinabi nga sa Biblia na God gives grace to the humble. Yung talagang mapagpakumbaba, eh binibigyan niyan talaga ng awa at tulong ng Diyos. At ganun din naman yung mga taong mababa sa lipunan, di ba? Dahil marami sa ating mga katutubo ang hirap sa buhay dahil sa kawalan ng sapat na mapagkakakitaan. Kagaya na lamang ng mga katutubo na naninirahan sa mga kabundukan sa Southern Palawan. Maraming mga bagay ang kanilang tinitiis. Subalit mayroon tayong magagawa upang ang mga hirap ng mga katutubo ay mapawi. Ako ay nagpapasalamat sa MCGI. Isa po ito na napili dahil po sa kababayang katutubo na mabigyan ng kaunting regalo. Proud na proud po ako sa MCGI. Hitik sa likas na yaman at magagandang tanawin ang dulong bahagi ng Southern Palawan. Pero sa kabila ng taglay nitong ganda, matatagpuan ang mga katutubong hirap sa buhay.
nakikita ko hirap din talaga yung buhay nila dito dahil lalo wala silang pagkikitaan na sapat. Nag-aasa lang sa kaingin, sa pagkuha ng bagtik, ang urti ng yantok. Sa ngayong panahon po, sir, ay medyo hindi maganda ang pagkaingin na hindi nasunog yung kanilang mga second growth na kinaingin ay umangit yung ani, kukunti, at lalong tumindi ang kahirapan ng gutom dito sa mga bata dito na nag-aral dito sa elementary kalupisan. Kaya maging pag-aaral ng mga batang katutubo rito ay nasasakripisyo. Doon talaga yung mahirap talaga para sa kanila na pumasok. Epekto nga nung kahirapan kasi nga minsan hindi sila papasok kasi wala silang pagkain, as in wala talaga. Maaaring papasok rin sila na gutom. So pag dating ng tanghali, talagang makikita mong gutom talaga, as in wala talagang laman yung tiyan. Kaya matapos mapag-alaman ang aba nilang kalagayan, nagtulong-tulong ang mga kapatid upang gutom nila'y maibsan at madamayan. More or less, nasa 200 families yung napakain natin dito at saka nabigyan din natin ng ayuda. Mga kababayan natin dito sa Rizal, Palawan, nakita kasi natin na marami tayong mga kababayan dito na nangangailangan din ng tulong na kahit man lang na mapakain natin sila at maabutan ng konting ayuda. Buna, marami kang pasalamat sa Panginoon kag sa may nagabigay sa amin. Actually, sa totoo lang, sir, ako ay nagpapasalamat talaga sa MCGI na isa po itong area na ito na napili na mabigyan o magkakaroon man lang ng ganitong gawain ng dahil po sa mga ating mga kababayang katutubo na mabigyan ng kaunting regalo man lang doon sa mga komunidad dito sa Purok Kalupisan. Ito po yung Purok Kalupisan, Sityo, Tubo, Purok Kalupisan po ito dito sa elementary school, ng Kalupisan Elementary School dinala. Kaya ako, proud na proud po ako sa MCGI. Unang-una, gusto ko magpasalamat, no? Kasi isa kayo sa naging kapartner namin, katuwang para maisa katuparan namin or masuportahan yung para nga maiangat yung kalusugan ng mga bata dito. Ang kaunting pantawid gutom na ating naibabahagi sa mga nangangailangan ay pag-ibig sa kapwa na dapat mamalagi. To God be the glory! At dyan natin masasabi na we are proud MCGI. Salamat sa Diyos, no, sa mga pagkakataon na to na nakakasunod tayo sa aral ng Panginoong Jesus na yung sa kanta nga natin, di ba, na Kristiyano ako, Kristiyano tayo, na sa isip, sa puso, at sa mabubuting gawa, napapakita natin yung sinusunod nating aral sa Biblia. Kaya salamat sa Diyos na katulong tayo sa ating mga kababayan sa Southern Palawan. Mm. Kasi isipin mo, na, kumbaga, hindi mo maisip, may mga kababayan pala tayo dito sa gantong mga lugar na may mga gantong pangangailangan din. Kasi minsan, pag sa mga gantong mga lugar, feeling, kasi Palawan, iniisip mo, di ba, tourist destination. Oh, yes, di ba, parang, budget, parang, kasi, parang tourist spot niya. So, parang hindi mo naisip, meron pa rin tayo mga kababayan doon na medyo nahihirapan niya sa buhay na isipin mo yung mga bata doon na pumapasok daw ng hanggang tanghali, walang inakain kapag pangit yung ani nila. So, salamat sa Diyos at naabot natin yung mga kababayan natin dyan sa may Palawan. At
loobin ng Diyos, no, na hindi lang dito, sana mas marami pa tayong maabot ng MCGI dito sa buong Pilipinas. At sa buong mundo. True. So, di ba? Kasi talagang MCGI, yung paggawa talaga, simultaneous. Mm-hmm. Tapos, di ba, kumbaga, araw-araw may nape-feature tayo sa MCGI Cares natin. Meron pang mga hindi nakikita, hindi nabibidyuhan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya, nakakatuwa, nakakatawa ng puso na kahit sa maliit na paraan, naging kabahagi tayo sa ganitong mga gawain. At ang mas maganda dito, ang ginagawa ng MCGI na pagtulong sa mga kapwa natin, tuloy-tuloy. Mm-hmm. Hindi lang yan sa umpisa lang, mm-hmm, nakapagbigay na isang beses, hindi. Talagang minomonitor, talagang tinitingnan ano pa yung kailangan ng lugar na napuntahan. Kasi karamihan dyan sa mga lugar na yan, very neglected sila, mm-hmm, ng gobyerno, ng lipunan. No? Kaya hindi na natin napapansin na, ay, meron palang nangangailangan ng tulong dito. Pero sa awa-tulong ng Diyos, mga kasangbahay, natutulungan sila sa awa-tulong ng MCGI, syempre ng Diyos, at sa Diyos ang kapurihan. No, lagi-lagi. Yun naman lagi. Saka parang ang ganda niyang ano, no, way ng pakipag-communicate, yung pagtulong. Kasi parang, kasi ako, pag tulad tayo, pag nakakaranas tayo ng kunyari, natutulungan tayo, parang kahit ano, malungkot, ganyan, wawalan ka ng pag-asa, kapag may tumulong sa'yo, parang ano, it sparks joy and it sparks hope din, na parang tuloy mo lang yung buhay. Kasi parang, kumbaga, gustong sabihin ng Diyos na parang nandito lang ako, kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Yun. Kaya salamat sa Diyos na nakapagbigay tayo ng pag-asa sa mga kababayan natin din sa Palawan. Mm-hmm. Yung pananalig sa Diyos, kasi nakakatakot pag yan ang nawala, di ba? Pero yung ikaw magiging instrumento ka para yung isang tao, patuloy pa rin na umasa, mm-hmm, magtiwala sa magagawa ng Diyos, yun yung hindi mababayaran talaga sa mga ginagawa nating pagkakas. Baka yung magiging practice mo na yun eh. Kasi masarap sa puso na gumawa ng mabuti. So gagawa ka at gagawa, so parang hindi ka na magpapalagpas sa isang araw na wala kang nagagawang mabuti. Kapag na-train ka, na yun yung ginagawa. Oo. Tsaka dito talaga natin mapapatunayan na ang Diyos ang nagtanim sa atin ng kabutihan sa puso. Kasi di ba meron tayong ginagawa kanina sa Rise and Shine, di ba? Talagang meron tayong mga social experiments na nagpapakita na ano, ang mga tao, gusto talaga nilang tumulong. Innate talaga sa kanila na maging mabuti, tumulong sa kapwa. At mapapasalamat tayo sa Diyos na sa atin binigay din yon bilang mga kapatid sa MCGI. At ginagawa natin yung part natin para makapagbigay ng tulong at pag-asa sa ating mga kapwa-tao. Saka hindi lang sa Pilipinas, sinasabi mo, di ba, international, buong mundo. Na parang naisip ko tuloy na parang yung paggawa ng mabuti, parang universal language. Mm-hmm. Kahit na hindi ka nila naiintindihan, iba lingwahe mo. Pero pag yung paggawa mo ng mabuti, parang meron yun, di ba, naiintindihan nila yun na parang naipapasa mo yung saya, kahit na hindi mo alam yung lingwahe. Kahit walang salita nga eh, di ba? Kaya tayong libro, di ba, sabi rin sa Biblia, nakikita at nababasa ng mga tao, magsalita ka man o hindi, sa pamamagitan ng gawa mo, nakikita at nababasa ka ng mga tao nakapaligid sa'yo. Kaya dapat, kanina pa natin pinag-uusapan, yung paggawa ng mabuti, hindi dapat yung nawawala. Diba? Saka kaya natin nagagawa kasi merong pag-ibig na nanggaling sa Diyos. Nalala ko ngayon binanggit ni Kuya noon na we all speak the same language and that is the language of love. Kaya tayo umiibig kasi may una ring umiibig sa atin. Naramdaman kasi natin kung paano mahalin. Absolutely. Wonderful. Di ba pag tumutulong ka kasi sa ibang tao, akala nung iba, yung ibang tumitingin, parang sila lang yung natutulungan. Pero hindi nila alam, natutulungan mo rin yung sarili mo. Correct. Napapasaya mo yung puso mo, pati yung katawan mo, kasi iginagawa mo siya, di ba? Happy hormones. Oo. Yeah, parang na-exercise yung katawan mo sa mga ginagawa mo. Parang yung pag-hiking, pag pumupunta sa mga bundok, di ba? Na mga tinutulungan natin. O naranasan nyo na ba yan? Yung hiking, kasi itong katabi ko, alam ko nag-hike to. Kayo ba? Naranasan nyo? Oh, price hiking. Price hiking. Anyway, kasi itong featured destination natin ngayon ay para sa mga mahilig umakyat ng bundok. Dahil tiyak na magugustuhan nyo ang pagpunta sa Mount Pulag. Gaano nga ba kaganda doon? Panoorin nyo dito sa trip ko to. Naghahanap ka ba ng bagong adventure this 2023? Don't worry dahil may solusyon kami dyan. Hiking. You heard it right. Aakyat tayo ng bundok. Samahan nyo kaming i-explore ang highest peak dito sa Luzon, ang Mount Pulag. Towering 2,926 meters above sea level, ang Mount Pulag ay tinuturing na isang national park na may daan-daang documented plant species at wildlife. Dahil national park ang Mount Pulag, kinakailangan nating dumaan sa DNR station for a quick orientation ng mga do's and don'ts sa ating pag-ahon. Siya nga pala ha, apat ang trails paakyat ng Mount Pulag.
ang Angbangin Trail, Akiki, Tawangan at ang Ambagyo Trail. Sa trip na to, tatahakin natin ang pinakamadali sa lahat, ang Ambangin Trail. To get there, pwedeng sumakay ng bus from Manila to Baguio. At mula sa Baguio, you can ride a bus papuntang Cabayan, Benguet. It usually takes 4 to 6 hours to hike Mount Pulag. Di pa kasama dyan ang back trail ha? Kaya aabutin tayo ng 8 to 12 hours of hiking lang naman. Easy, di ba? Camping is an option dito sa Mount Pulag. Mula Ranger Station, pwedeng mag-hike hanggang Camp 2 kung saan may available na camping grounds na mas malapit na sa summit. Pero this time, naisipan naming mag-homestay muna sa Cabayan, Benguet para mas komportable at may energy kaming lahat mag-hike. At 1 a.m, sinimulan na namin ang aming journey to the Sea of Clouds. Unpredictable ang panahon sa taas ng bundok, kaya naman dapat ay laging waterproof ready ang ating mga gamit. Take note na umaabot ng 1 degree hanggang 5 degrees ang lamig sa Mount Pulag, kaya brace yourself. Worth the pagod, the hingal, and the lamig kapag nakita mo na ang napakagandang Sea of Clouds. Talaga namang nakakamangha ang likha ng Diyos. This is a view that you don't want to miss. Hinintay namin ang pagsikat ng araw sa tinatawag nilang tower site. Makikita mo ang Sea of Clouds nang mas malapitan sa parting ito ng Mount Pulag. At ito ang perfect spot para i-capture ang memorable experience na ito. Mula dito, almost 2 kilometers pa ang kailangan natin tahakin para marating sa amin. At last, narating din natin ang Luzon's highest peak, ang summit ng Mount Pulag. Mula dito sa pinakamataas na bundok ng Luzon, mula sa Mount Pulag, ito ang Trip Pulag! Ang damay na pala natin sa nahahon. Ang ganda. Tumbling na lang. Na lang, nandiyan na pala tayo. Pero may GMK. Dito tayo. Hindi natin tayo kasi kasama si Ate Shelly. Hindi masaya pag hindi kompletong barkada. At saka isang kanto pa lang, hingal na kagad. Kasi sabi kasi nung gwardiya, malapit lang daw. Yung malapit pala talaga nila. Patalagang ano man lang hita. Kasi tanong mo sa malayo, yun pala kailangan mo umikot. Umikot na, no? Malapit na kasi nakasasakyan kasi siya. Akala niya nakasasakyan din tayo. Di nila alam, lalakarin lang. Kailangan mag-workout na talaga kung gusto niyo magpulag, di ba? Ano ba ang mga kailangan ng preparation pag ganyan nag-hike? Actually ako, kapag bago ako mag-hike, lagi akong nagka-cardio. Kasi yun yung nagpapatibay ng legs, saka hindi ka madaling hingali. Kasi yun yung kalaban yung Parang... Ano, nung huli kong hike, siguro mga 3 weeks ako nag-cardio. 3 weeks before, Saka ano din, mga leg workouts. Pero sobrang nakakatulong talaga yung paghahanda. Kasi kapag kababa mo ng bundok, naranasan ko kasi na hindi ako nag-ready na nag-hike ako. Pag uwi ko sa bahay, feeling ko binugbog ako ng 5 tao. So, experience yung, sobrang sakit ng katawan, as in sobrang sakit ng legs. Pero nung nag-ready ako, parang ano, hindi, parang wala lang. Parang walang nangyari sa akin. Kasi kapag ready ka, mas may enjoy mo. Oh. Kasi kapag hindi ka ready, ang iintindihin mo yung sakit ng paa mo, tsaka ng legs. Buti nga pagdating. Oo, yung pagod. Pero pag medyo malakas-lakas ka, yun, dun mo na may enjoy. Uy, may ilang araw pa tayo bago mag-KDR. Three weeks nga daw, hindi 3 days. 3 days. May ano naman? Sisiksikin sa 3 araw. Tapos pagdating mo dun, pagod ka na. 3 days ako nag-prepare eh. Kahapon lang, no? Kinabahan naman tuloy ako. O diba, parang binugbog. Ako yung mga taga-Platoon 2, huwag niyo po kami. Hindi. Nagpapasabi na po kami agad. Dapat kasi nagpapa-coach kayo dyan o kay Ian, no? Ay, bukas fitness mo, ano? Workout din tayo. Kahit 3 days na lang. Kaya, dahil dyan, bati na po tayo. Binabati ko po ng good morning ang Miranda Resurrection family, ang Victory Hina family, ang Sitio Manabayukan. Good morning po sa inyo. And ang lokal po ng Talon 5 and lokal po ng Las Piñas. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Good morning din syempre kay Hazel Pat and Rica Ray and AJ. At syempre sa family ng Paking sa Baguio. Good morning po, Brad Frank.
Louie Joko, Louie Eee! May bago na si Sergio! Huwag ka, huwag ka magaling! Hindi, alam mo tayo. Kasi Akila, kaya. Good morning po. Si Eloy, sa mga pinsan natin. Sino pa, sino pa, sino pa. Lahat-lahat ng taga Baguio. Sa lokal ng Baguio din, syempre, batiin nyo na rin. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay 100% organic premium nutraceutical na gawa sa high-quality blue-green algae. Ang sustansya na 1 gramo, 4 tableta ng Genesis Organic Spirulina ay katumbas ng sustansya na 1 kilong gulay at prutas. Superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants. Pasiglahin ang inyong isipan at immune system panlaban sa iba't ibang sakit. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday. Feel your best with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730 and 0960-688-6296. Also available online and selected Mercury drug outlets nationwide. Nationwide. Nakakapos ako ah. Kailangan mag-practice. Ayan, ako naman po, binabati ko po lahat po ng mga kapatid na kabataan sa East Coast, USA. Ayan, nakasama ko po sila kahapon sa General Huddle ng kanilang MCGI Youth. Sana looban po ay magkita-kita po tayo ng mukhaan. Either kayo po yung umuwi or dali niyo po ako dyan. Pero ito lang. Huli. Ayan, binabati ko rin po ang... Okay. Dito gusto mo kasama ka? Mayroon mo pa iwan. Martinez Dental Clinic located at Camia Street, Carmen Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at 3rd Floor RNH Building, Governor Padilla Street, Barangay Poblacion, Plaridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 0448139403 or 0969051861. Thank you, Dr. K. Chris Martinez-Rota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, better smile, better life. For Rian Samuels Alcada at kay Ma'am C, no? Nagka-rumble-rumble na po. Good morning. Ma'am C! Yan, good morning sa aking mommy, sa aking daddy, and kay Yuna. And binabati ko din ang mga taga Aurora Hills, Baguio City. Happy viewing po kina Virginia Bagay, Jesus Bayan, Selwyn Bagay, Zoe Bagay, at kay Cherry Agdawe at kay Mr. Leo Felipe. Doon po kami kasi nag-shoot kahapon sa kanilang transient house. Yan, salamat po sa Diyos. And binabati ko din si Sis Eloy tsaka si Sis Jeka. Yan, ang mga pinsan, good morning sa inyo. Instant. And we would like to thank Clary's Flower Shop, Surprisingly Beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. And also good morning kina Direk Lito, the Guzman, Ate Meds, and kay Tanyeli! Yay! Good morning din kila Kuya Wisdom, kay Brad Wisdom, kay Sis Pauling, kay Kuya Kulot, kay Brad James, kay Kuya Era, at sa lahat ng mga nakasama namin kahapon, magandang umaga po. And syempre, thank you rin Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardolaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Si Brad Ford! May bumubulong pa! May nakalim na nga rin. Sa amin nga, pakasarap magluto na kapatid, si Brad Borky. Maraming salamat po sa Diyos. Benggit na tayo. Ayan mga kasambay, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas po, magkita kayo tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning!